Siya ay tinawag bilang ang pinakamahina na bayani, kaya siya ay inabandona ng kaharian, ngunit natuklasan niya na siya talaga ang may pinakamalakas na kakayahan sa cheat. Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang ilang demi-humans na sinabihan na magtrabaho ng mas mabilis, ngunit pinasalamatan sila ng isang merchant na nagngangalang Ban Azo sa kanilang trabaho at nag-alok sa kanila ng pera para magkaroon sila ng masarap na pagkain. Ngunit sinubukan ng manggagawa na tumanggi, na nagpapaalala sa kanya na sila ay mga demi-tao, ngunit sa palagay niya ay wala itong pagkakaiba, kaya pinasalamatan nila siya para sa kanyang kabaitan. Nakikita siya ng iba pang mga mangangalakal na kakaiba sa pagbibigay ng pera sa mga demi-tao, at nagtataka siya kung bakit labis silang nagmamalasakit sa lahi. Naiintindihan siya ng kanyang assistant na si Kwan, ngunit sinabi sa kanya na kakaunti ang mga taong nag-iisip na tulad niya, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kung ano at nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan. Bigla siyang nawala, at na-teleport siya sa ibang mundo, habang ang iba ay nagkokomento na matagumpay ang pagpapatawag sa bida. Ngunit nagtataka si Ban Azo kung ano ang nangyayari, iniisip na may pagkakamali, dahil siya ay isang mangangalakal lamang. Ipinaliwanag ng Cardinal na nagpapatawag sila ng mga potensyal na bayani upang tumulong sa labanan laban sa madilim na hukbo, at nagdadala sila ng isang globo upang subukan ang kanyang mga kakayahan, habang ipinaliwanag ng Cardinal na ang mga kandidato ay tumatanggap ng mga banal na kakayahan na hindi makukuha sa pamamagitan ng pagsasanay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa globo, at nagsimula itong lumiwanag, ngunit natuklasan nila na mayroon siyang mga estatistika ng isang ordinaryong tao, iniisip na ang kanilang pagpapatawag ay maaaring nabigo. Ipinaliwanag niya na hindi siya isang bayani, at hiniling sa kanila na ibalik siya sa kanyang mundo. Pero isa pang kandidato ang nakakaakit ng atensyon ng lahat, dahil maxed out na ang kanyang stats, kaya lahat ay pumupunta para kausapin siya at iniwan si Ban Azo. Ang hari ay humanga sa kandidato, at itinalaga siya bilang kanilang bagong bayani, habang si Ban Azo ay nagtataka kung bakit walang nakikinig sa kanya. Nakita namin siyang sumakay sa isang karwahe, habang naaalala niya ang pakikipagtagpo niya sa hari, na nagsabi sa kanya na sarado ang gate na ginamit niya, kaya siya ay natigil sa mundong ito. Inamin nila na ito ay dahil sa kanilang pagkakamali, kaya't hahayaan nila siyang manirahan sa kagubatan sa hilaga, ngunit hindi siya pinapayagang sabihin sa iba ang tungkol sa pagkakamaling ito. Habang patungo sila sa kagubatan, sinubukan ni Ban Azo na kausapin ang demi-human na nagmamaneho ng karwahe, tinanong siya kung siya ay isang alipin ng hari, ngunit ipinaliwanag niya na walang ganoong bagay sa mundong ito, na nagsasabing walang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao, at demi-human. Nagtanong si Ban Azo tungkol sa lugar na kanilang pupuntahan, ngunit isinara niya ang bintana, at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkaraan ng 20 araw, dumating sila sa kagubatan, at binigyan ng butiki si Ban Azo ng isang mahiwagang bag, na nagsasabing ito ay regalo mula sa hari, at dapat ay naglalaman ito ng lahat ng kailangan niya upang mabuhay sa loob ng ilang araw. Ngunit pinayuhan siya ng butiki na huwag manatili doon, dahil may mga sabi-sabi na ang madilim na hukbo ay nagkampo sa kagubatan. Nagpaalam si Ban Azo sa butiki, at tiningnan niya ang kanyang bag, bumunot ng espada, ngunit napagtanto niya na walang espesyal tungkol dito. 3 putik ang biglang lumitaw mula sa kagubatan, at inatake siya ng mga ito, kaya't inilabas niya ang mga ito, ngunit napansin niya na nabali na ang kanyang espada. Biglang ipinakita sa kanya ng system na nag-level up siya, at lahat ng stats niya ay pinalitan ng infinity symbol, pero hindi pa ito nakikita ni Ban Azo, kaya nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Napagtanto niya na natanggap niya ang kakayahang makipag-usap sa system, kaya inactivate niya ito, at naging gabay niya ito, na ipinapakita sa kanya ang mga spell na nakuha niya. Ipinakita nito sa kanya na ang kanyang bag ay nasa ilalim ng isang spell na nakakaakit ng halimaw, kaya napagtanto niya kung bakit lumitaw ang mga putik pagkatapos niyang gamitin ito, at sa tingin niya ay gusto siyang alisin ang hari. Ang sistema ay namamahala upang alisin ang spell, at siya ay nagpasya na maghanap ng isang lugar upang manatili. Ngunit binabalaan siya ng sistema na ang kagubatan ay contaminado ng malisium, ang sangkap na pinalalabas ng mga demonyo na nakakapinsala sa mga tao. Nagbibigay ito sa kanya ng opsyon na linisin ang kagubatan gamit ang 3/4 ng kanyang mana, kaya sumang-ayon siya dito, at biglang lumitaw ang isang malaking magic circle, habang ang kagubatan ay nagsisimulang linisin. Nagtataka si Ban Azo kung ano ang nagbago, at ipinaalam sa kanya ng system na nag-level up siya ng maraming beses. Samantala, pinagalitan ng prinsesa ang hari dahil sa hindi pagtrato ni Ban Azo ng maayos, ipinaalala sa kanya ang tungkol sa mga alingaungaw ng madilim na hukbo na may kampo malapit sa kagubatan. Ngunit wala siyang pakialam kay Ban Azo, dahil hindi siya maaaring maging bayani nila.
Biglang dumating ang isang kleriko, at ibinunyag na may mga palatandaan na ginamit ang pinakamataas na sagradong mahika. Naniniwala ang hari na ginamit ng kanilang bayani ang purification spell, at sa tingin niya ay isa siya sa pinakamagaling sa kasaysayan. Ngunit ipinaliwanag ng kleriko na siya ay nasa timog, at ang paglilinis ay nangyari sa kagubatan ng Dilaga sa Hilaga. Sa kagubatan, natuklasan ni Ban Aza na siya ay nasa level 367, ngunit nagulat siya na naabot niya ang antas na iyon nang hindi nakapatay ng anumang halimaw, kaya sa palagay niya ay maaari ding magkaroon ng karanasan sa pamamagitan ng pagsasanay sa mahika. Nagtataka siya kung bakit hindi nagbago ang kakaibang simbolo, at hiniling sa sistema na ipakita ang kanyang mana, ngunit ganap itong naibalik sa loob ng ilang segundo, kaya sa tingin niya ay mababa lang talaga ito. Nagtataka siya kung paano siya makakaligtas, dahil pinalayas siya sa lungsod, kaya inirerekomenda ng system ang paggamit ng transformation spell. Sa tingin niya ito ay isang magandang ideya, kaya siya ay sumasang-ayon dito, ngunit siya ay nag-transform sa isang mainit na babae. Siya ay tumingin malapit, ngunit nagpa siya na seryosohin ito, kaya siya ay nagbago sa isang tao, at ang sistema ay nagpapaliwanag na siya ay maaaring gumamit ng teleportation magic, kaya siya teleports pabalik sa kaharian. Masaya si Ban Aza na magkaroon ng magic na ito, at iniisip kung karaniwan ito sa mundong ito. Sinusubukan niyang mag-teleport sa kanyang lumang mundo, ngunit walang nangyari, kaya nagpa siya siyang kumita ng pera. Dumating siya sa isang adventurer's guild upang maghanap ng mga misyon, kaya ipinaliwanag ng attendant ang mga panuntunan sa pagpaparehistro. Tinanong niya ang kanyang pangalan, ngunit itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Fio. Binigyan niya siya ng rank badge, at pinayuhan siyang panatilihin ito sa kanya. Sinuri ni Fio ang board upang makahanap ng misyon para sa kanyang ranggo, ngunit napansin niya ang isang batang babae na naghahanap ng isang escort sa kagubatan ng Dilaga. Nag-aalok siya ng pera, ngunit wala sa mga adventurer ang gustong tumanggap ng trabaho, dahil sa mga alingungaw na ang kagubatan ay puno ng mga demonyo, ngunit si Fio ay sumang-ayon na dalhin siya doon. Kaya tinanong niya siya kung sigurado siya, ngunit ipinaliwanag ni Fio na magagamit niya ang kanyang teleportation spell para ipadala siya sa kagubatan. Ngunit nabigla ang lahat ng marinig ito, at hindi sila makapaniwala na magagamit niya ang spell na iyon, kaya napagtanto niya na hindi ito spell para sa mga baguhan. Isang kabalyero na nagngangalang Bolero sa ang lumitaw, na humihiling sa kanya na layuan ang babae. Nakikita namin na mayroon siyang mga kaibigan, at hindi nila iniisip na si Fio ay mukhang isang bihasang wizard, kaya iniisip nila na siya ay isang kilabot. Iniisip niya na siya ay nasa problema, ngunit tinitiyak na hindi siya nagsisinungaling, at nagmumungkahi ng paghihimay ng spell. Pumunta sila sa labas, at ginamit ni Fio ang kanyang teleportation spell, dinadala sila sa kagubatan ng Dilaga. Nagulat ang mga babae, at tinanong ng bruhang si Belano kung isa siyang high order wizard para mag-teleport hanggang ngayon. Ngunit tiniyak niya sa kanya na siya ay isang apprentice lamang, at si Bole Rosa ay humingi ng paumanhin sa hindi paniniwala sa kanya. Napansin ng batang babae ang isang kakaiba, at inihayag na nawala ang malicioso sa kagubatan. Nagpa siya si Fio na sabihin sa kanya na nilinis niya ang kagubatan, ngunit binabalaan siya ng system na huwag magbahagi ng impormasyon sa mga demonyo. Biglang hinugot ng mga batang babae ang kanilang mga sandata, at pinalibutan ang babae, habang isiniwalat ni Bole Rosa na siya ay isang demonyo na gumagamit ng spell para itago ang kanyang tunay na anyo, at pumunta sila sa guild para panoorin siya. Umiti ang babae, at nag-transform siya sa kanyang demonyong anyo, na nagpapakita na ang kanyang pangalan ay Fenris, at siya ang nakababatang kapatid na babae ni Fenrir, isa sa apat na impyerno. Nagulat ang lahat, at hindi makapaniwala si Bole Rosa na isa siyang demonyong lobo, na napagtatanto na hindi nila siya kayang harapin. Ipinaliwanag ni Fenris na pinadala siya ng kanyang kapatid na lalaki upang obserbahan ang kaaway, at pinalayas niya ang kanyang malisya, kaya lahat ay bumagsak sa lupa, ngunit wala itong epekto kay Fio. Kaya nagulat si Fenris, at sinubukan niyang lamunin sila, ngunit umiwas siya, at pinabalik ang iba kasama ang kanyang teleportasyon. Tinanong niya siya kung bakit hindi siya umatras kasama nila, nagbabantang kakainin siya, ngunit tumanggi siyang mamatay, alam niyang wala pa rin siyang nagawa sa mundong ito. Naghahanda si Fio na lumaban, habang nagpa siya siyang gamitin ang lahat ng kanyang spell para talunin siya. Sinisingil niya siya, ngunit gumagamit siya ng earth wall para ipagtanggol ang sarili, at kinukulong niya siya sa isang ipoypo, ngunit gumagamit siya ng mahika para makatakas. Muli siyang umatake, ngunit gumagamit siya ng gravitational spell, na ganap na nagpa-immobilize sa kanya, at inirerekomenda ng system ang paggamit ng subjugation spell para alipinin siya. Ngunit tumanggi si Fio na gawin ito, dahil ayaw niyang maging alipin niya ito.
Ginagamit ni Fenris ang lahat ng kanyang mana para makatakas, ngunit pinababayaan ng gravitational spell ang kanyang magic, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Naniniwala siya na ang isang nahulog na mandirigma ay walang lugar sa mundong ito, kaya sinabi niya sa kanya na wakasan ang kanyang buhay, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang patayin siya. Ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang demonyo, at siya ay isang likas na kaaway ng mga tao, ngunit wala siyang pakialam, sinasabing wala itong ibig sabihin habang ipinapaliwanag niya na wala siyang pagnanais na pumatay ng taong sumuko na. Hindi makapaniwala si Fenris sa kanyang narinig, sinabing siya ay walang muwang, bago muling nag-transform sa kanyang anyo ng tao, ngunit napagtanto niyang hiubot-hubad siya, kaya't tinakpan niya ito ng kanyang balabal. Naghanap siya ng mga damit sa kanyang bag, ngunit nahimite siya sa pagod. Sa gabi, sinusuri ni Fio ang kanyang listahan ng mga spell, nagtataka kung bakit siya nakakagamit ng high-level magic. Nagising si Fenris, napagtanto na wala siyang magagawa laban kay Fio, at naibalik ang kanyang mana. Binati niya siya, at pinasasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang buhay, alam niyang mamamatay siya kapag nakipag-away siya sa iba, kaya nangako siyang hinding-hindi niya sasalakayin ng mga tao, at kinikilala siya bilang kanyang Panginoon. Ipinaliwanag niya na hindi niya kailangan ng isang alipin, kaya malaya itong pumunta kung saan man niya gusto. Ngunit iginiit niya, sinusubukang kumbansihin siya na tanggapin siya. Ngunit sinabi pa rin niya na hindi, kaya nagbanta siya na kitilin ang kanyang sariling buhay. Ngunit mabilis na nagbago ang isip niya, pinahihintulutan siyang maglakbay kasama niya, at tuwang-tuwa siyang marinig ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinahagi ni Fio na hindi siya mula sa mundong ito. Sinabing dinala siya rito bilang isang kandidatong bayani. Ipinakita rin niya ang kanyang tunay na anyo, na ipinaliwanag na nagtatago siya sa hari, kaya iniisip niya na baka pahirapan niya ang buhay nito. Ngunit ipinangako pa rin ni Fenris na maglalakbay kasama niya, at humiling na manatili sa kanyang tabi, na nagpapaliwanag na ang mga lobo ay palaging sumusunod sa kanilang mga amo, at agad niya itong niyakap. Samantala, tinanong ng hari ang bayani tungkol sa labanan sa madilim na hukbo, nagtataka kung paano natalo ang kanyang mga kabalyero. Ngunit ipinaliwanag ng bayani na sila ay mahina, sinabing nasira nila ang porma sayon pagkatapos makakita ng isang demonyong hayop, kaya dapat magpasalamat ang hari na iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Ngunit tinanong ng hari ang isang kabalyero tungkol sa kanyang pagganap sa labanan, kaya ipinaliwanag ng kabalyero na talagang pumwesto siya sa likod ng hukbo, at tumakas habang nakikipaglaban sila sa mga demonyo, kaya nadismaya ang hari. Sinusuri ng bayani ang kanyang mga estatistika, sinusubukang maunawaan kung bakit siya nagsanay sa loob ng isang buwan, ngunit hindi ito bumuti. Naniniwala siya na ang mahihinang magical beasts lang ang kaya niyang talunin, dahil hindi pa siya nakakakuha ng skill. Ang kanyang tagapaglingkod na si Suya ay nag-uulat para sa kanyang mga tungkulin, kaya sa tingin ng bayani ay dumating siya sa magandang oras, at dinala siya sa kanyang silid. Kinabukasan, pumunta sina Fio at Fenris sa lungsod, nagpaplanong magparehistro sa Adventurers Guild, nang tawagin sila ng isang mangangalakal na mag-asawa. Kaya't isinaalang-alang ni Fio ang ideya, sa pag-aakalang makakapaglakbay sila ng hindi mukhang kain na hinala, at sumang-ayon dito si Fenris, na nagsasabing gusto niyang maging asawa niya. Ipinaliwanag niya na nagpapanggap lang silang mag-asawa, ngunit wala siyang pakialam, dahil gusto lang niya itong makasama. Pumasok sila sa Adventurers Guild, kung saan tinanong ng guild attendant si Fenris tungkol sa kanyang pangalan. Halos ibunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit pinutol siya ni Fio, at inirehistro siya sa pangalang Rhys. Hiniling sa kanya ni Fio na mag-ingat upang hindi malaman ng mga tao, at humingi siya ng paumanhin sa pagiging walang ingat. Ang guild attendant ay nag-anunsyo na ang isang agarang misyon ay lumitaw, at kailangan nilang talunin ang isang kawon ng mga psychotic bear sa hilaga. Ipinaliwanag niya na ang gantimpala ay magiging 10 beses na mas malaki kaysa sa karaniwan, ngunit ang lahat ay nag-aalangan, dahil nagawang talunin ng mga psychotic bear ang hukbo ng bayani. Nais ding tumanggi si Fio, ngunit hiniling ni Rhys sa kanya na tanggapin ito, na sinasabing kaya niyang hawakan ang mga oso ng mag-isa. Nag-teleport sila palayo, at si Rhys ay nasa sabik na manghuli, ngunit nakarinig sila ng isang sigaw, at natuklasan na ang mga batang babae na naligtas niya noon ay napapaligiran ng mga oso. Gustong baliwalain sila ni Rhys dahil mahina sila, ngunit hindi tugma ang mga babae sa mga oso, kaya nag-lightning spell si Fio, na nag-aalis ng karamihan sa kanila. Sinubukan ng huli na patayin si Bellano, ngunit ibinaba ito ni Rhys, at napagtanto nila na iniligtas muli ni Fio ang kanilang buhay. Masaya sila na okay na siya, pero tinanong nila siya tungkol kay Rhys, kaya ipinakilala niya ito bilang kasama niya sa paglalakbay, kaya siya ay nanlumo, dahil gusto niyang ipakilala siya nito bilang kanyang asawa.
Isang oso ang biglang sumulpot sa kanyang likuran, ngunit tinitigan siya nito, at natakot siya kaya bumagsak siya. Nagmamakaawa siya para sa kanyang buhay, kaya nagpa siya itong gawin siyang kanyang alagang hayop, ngunit ang mga batang babae ay nagulat, habang ipinaliwanag ni Riz na ito ay lalong magpapalaki sa reputasyon ni Fio. Mukhang wala siyang pakialam, kaya nag-activate siya ng restraint spell, at ginawang cute na nila lang ang oso. Pinangalanan nila siyang Sabe, at hindi makapaniwala si Valrosa na pinaamo lang nila ang isang oso. Ilang sandali pa, formal na nagpakilala ang mga babae, at nalaman namin na si Bolari ang mamamana, si Blossom ay isang mabigat na kabalyero, at si Bellano ang grupong mangkukulam. Hiniling ni Valrosa kay Fio na sanayin sila, para makalaban nila ang bayani, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa hukbo ng bayani, na nasira ng isang kawon ng mga psychotic bear. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng insidente, ikinulong ng bayani ang kanyang sarili, at tumangdi na lumaban hanggang sa makahanap siya ng isang taong karapat-dapat na maging kanyang kanang kamay, kaya inutusan ng hari ang lahat na mag-level up hanggang sa matalo nila ang isang oso ng mag-isa. Humingi siya ng tulong ngunit si Riz ay naglabas ng madilim na aura, habang naiinggit siya sa kanila. Nararamdaman ni Fio ang kanyang galit, kaya ipinaliwanag niya na siya talaga ang kanyang asawa, at ito ay agad na nagpapasaya sa kanya. Sinabi na dapat niyang turuan ang mga babae kung paano lumaban. Nagpasalamat ang mga babae sa kanila, ngunit humihingi sila ng isa pang pabor. Iniisip kung hahayaan niya silang matulog sa bahay, dahil masyadong delikado ang magkampo sa labas. Sa tingin ni Riz ay ayos lang, dahil ang bahay ay ibinigay ng guild para sa misyon, sinabing matutulog siya sa tabi ni Fio dahil kasal na sila. Samantala, ang demonyong si Eulimenus ay nagulat sa Panginoon ng Demonyo, na nagsasabi na ang purification spell ay ginawa ng isang tao lamang, kaya't iniisip niya kung sino ang maaaring gumawa nito, at inutusan itong hulihin siya kaagad. Kinabukasan, nagising si Fio, at nagulat siya nang makita si Riz sa harap niya, ngunit ipinaalala nito sa kanya na kasal na sila ngayon. Naalala niya na noong nakaraang gabi, handa si Riz na gawin formal ang kanilang kasal at italaga ang katawan nito sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Sa pag-aakalang ito ay masyadong maaga para sa kanila, kaya nagpa siya siyang matulog sa hallway, ngunit binalaan siya ni Riz na ang iba ay maaaring maghinala sa kanilang relasyon. Gusto siyang tulungan ni Riz na magpalit ng damit, ngunit biglang pumasok si Bolle Rosa sa silid upang ipaalala sa kanya ang pagsasanay, sa pag-aakalang ginagambala niya sila, kaya agad siyang umalis. Sinimulan nila ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagharap sa isang higanteng baboy ramo, ngunit si Bolle Rosa ay nagsimulang tumakas, at si Blossom ay umatake, ngunit siya ay nakaligtaan, kaya pinoprotektahan siya ni Bolano ng isang hadlang. Naglulunsad si Bolleri ng isang arrow, ngunit wala itong ginagawa, at nagsimulang makaramdam ng sakit si Bolano pagkatapos gumamit ng labis na mana. Sinimulan silang habulin ng higanteng baboy ramo, at napagtanto ni Fio na malayo pa ang kanilang lalakbayin. Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta sila sa kanilang bagong tahanan, at pinasalamatan ng mga babae si Fio sa pagpayag sa kanila na manatili. Ipinaliwanag niya na nabili niya ang bahay sa isang diskwento pagkatapos talunin ang mga psychotic bear. Dumating si Riz, sinabi sa kanila na handa na ang pagkain, ngunit laking gulat ni Fio nang makita ang hilaw na karne. Inihanda niya ito bilang pagdiriwang para sa bagong bahay, ngunit ipinaliwanag niya na mas gusto ng mga tao ang lutong karne, kaya nagpa siya sila ni Bolle Rosa na ihanda ang pagkain, at nalito si Riz, ngunit sa tingin ni Sabe ay masarap ang karne. Ang grupo ay nagpapasalamat kay Fio sa paghahanda ng pagkain, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay may tulong mula kay Bolle Rosa, kaya siya ay namumula. Sa pag-aakalang siya ay mas mahusay sa kusina kaysa sa isang espada. Napagtanto nila na masarap ito, ngunit hindi pa rin makapaniwala si Riz na masarap ang pagkain ito. Ipinaliwanag ni Fio na siya ang gumawa ng salad, kaya nagpa siya siyang subukan ito bilang kanyang asawa, at nadiskubre nitong may magandang lasa. Iminumungkahi niyang subukan ang karne, at hindi makapaniwala si Riz kung gaano ito malutong at mak-atas, at nagtataka kung gaano kasarap ang inihaw na karne, habang si Fio ay nagpapasalamat kay Bolle Rosa sa pagluluto ng karne para sa kanya. Pumunta sila sa guild para ibenta ang mga higanteng baboy ramo, at napansin ni Fio na lahat ay nakatingin sa kanila, iniisip kung nasobrahan niya ito. Humingi ng pahintulot si Riz na mag-isa sa lungsod habang hinihintay niyang masuri ang kanilang mga paninda. Tinanong niya ito kung kailangan niya ng tulong, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya kailangan, na nagsasabing kailangan lang niyang harapin ang mga personal na bagay. Kiniling ng pinuno ng guild, si Lilith, na kausapin si Fio sa kanyang opisina, habang si Riz ay nananatili at tinitingnan ang poster ng pagluluto. Ibinunyag ni Lilith na ang kanyang katanyagan ay kumalat sa buong lungsod, kaya napagtanto ni Fio na siya ay talagang sumobra.
Ipinaliwanag ni Lilith na nakatanggap siya ng kahilingan mula sa hari na kunin siya bilang isang kabalyero at magtrabaho sa ilalim ng bayani, na nagtitipo ng mga makapangyarihang individual upang labanan ang kadiliman. Inamin niya na bilang may-ari ng guild, ayaw niyang makitang umalis si Fio, ngunit sa tingin niya ay mahalaga siya sa pagliligtas sa mundo. Saglit niyang iniisip si Rhys na pagtantong wala siyang dahilan para makipag-away, dahil sa ibang mundo siya nanggaling, kaya tinanggihan niya ang alok. Umalis siya sa guild, ngunit nakita niya si Rhys sa kaayla hilakbot na anyo, kaya sa tingin niya ito ay maaaring gawa ng isang mahiwagang hayop. Ngunit ngumiti lang si Rhys sa kanya, na pagtanto na mas mahirap magluto kaysa sa inaakala niya. Nalaman namin na kumukuha siya ng kurso sa pagluluto para mapabilib siya, ngunit hindi naging maganda ang unang araw, dahil ginulo niya ang lahat ng mga recipe at pinasabog ang kusina. Ngunit determinado siyang makuha ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagluluto. Samantala, nalaman ng bayani ang tungkol kina Fio at Rhys, habang ipinaliwanag ni Suya na nangangaso sila ng mga mahiwagang hayop, kaya hiniling ng bayani na dalhin sila sa kanya. Dumating ang isang royal messenger para kay Fio, ngunit tinanggihan niya ang panukala mula sa kastilyo, at naiinis si Rhys sa kanilang pagtitiyaga. Nagpapasalamat si Fio kay Blossom sa pag-aalaga sa hardin, at ipinagpatuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na pagsasanay. Naisip ni Rhys na dapat barilin ni Bowleri ang mga ibon na may tatlong mata sa halip na mga target na kahoy, ngunit nag-aalangan siya dahil ayaw niyang kumatay ng isang cute na ibon. Binigyan ni Fio si Bowlano ng magic ring upang palakasin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, kaya nagulat siya sa regalo at sinubukang ilagay ito sa kanyang singsing na daliri, ngunit lumitaw si Rhys nang wala saan at binyantaan siyang papatayin kung gagawin niya yon. Si Bolle Rosa ay inatake ng isang higanting insekto at sumigaw para sa tulong ni Fio, ngunit pinutol ito ni Rhys sa kalahati at sinabihan si Bolle Rosa na ihinto ang pagpapanggap na walang magawa upang makuha ang atensyon ni Fio. Naghahanda si Rhys ng pagkain para sa lahat at hindi sila makapaniwalang napakasarap nito. Inamin niya na kumukuha siya ng mga klase sa pagluluto, ngunit hindi niya akalain na magiging napakasaya nito. Kaya't naghain siya ng curry kay Fio at natutuwa siya na gusto niya ito, dahil naaalala niya ang pagbanggit ng kanyang guru na ang malakas na pampalasa ay nagpapakita ng tindi ng kanyang pagmamahal. Nag-e-enjoy sila sa pagkain, pero tinitiktik sila ni Yuliminas at hindi siya makapaniwala na may kasamang tao si Fenris. Ngunit biglang sumulpot si Fenris sa kanyang likuran at dinala niya si Yuliminas kay Fio, na sinalubong siya ng mainit na tsaa. Pinagmamasdan ni Yuliminas ang gawin ni Rhys at hindi makapaniwala na ang makapangyarihang Fenris ay kinokontrol ng isang ordinaryong tao. Ipinaliwanag ni Rhys na kasal na siya sa kanya, ngunit hindi makapaniwala si Yuliminas at sinubukan niyang sukatin ang kapangyarihan ni Fio gamit ang kanyang pagtatasa, ngunit napagtanto niyang hindi niya mabasa ang kanyang mga estatistika. Sinabi niya na hindi pa ito nangyari noon, at nalaman namin na kahit ang Demon Lord ay hindi maitago ang kanyang mga estatistika mula sa kanya. Tinanong niya si Fio tungkol sa kagubatan, dahil wala siyang nakitang mahiwagang hayop, ngunit ipinaliwanag niya na gumamit siya ng purification spell, kaya napagtanto niyang siya ang hinahanap niya. Inihayag niya na dahil sa spell na ito, ang kapatid ni Rhys ay pinatay kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi makapaniwala si Fio na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kapatid ni Rhys. Ngunit alam na ito ni Rhys, at sinabing isa si Fio sa iilang tao na may kakayahang gumamit ng salamangka sa paglilinis. Ngunit sa tingin niya ay kasalanan ng kanyang kapatid ang pagiging hindi sapat, at ipinaliwanag niya na ang kanyang damdamin ay hindi nagbago, kaya't iaalay niya ang kanyang buhay sa kanya. Bigla nilang napansin ang mga batang babae sa pintuan, at nalaman naming nakikinig sila sa buong pag-uusap, kaya napagtanto nila na si Rhys ang lobo na nagtangkang pumatay sa kanila. Nag-aalala si Fio, at inaakala ni Yuliminas na siya ay isang banta, kaya't hinahamon niya ito na makipag-away, na gustong ipunan ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit iniisip ni Rhys na sinusubukan niyang nakawin ang kanyang asawa. Nagpa siya silang lumaban sa labas, at mabilis na naglunsad ng poison spell si Yuliminas para makaabala sa kanya, habang ibinabato ang isa pa sa lupa. Ngunit madali niyang tinatanggal ang kanyang mahika, at binitag siya ng kanyang spell sa Cruz, na pinipilit siyang sumuko. Kinabukasan, bumalik si Yuliminas sa madiling na kastilyo, at sinabi ni Fio sa mga babae ang tungkol kay Rhys, tinitiyak sa kanila na nagbago na siya, kaya hindi niya aatakehin ang mga tao. Kinikilala nila na tinutulungan sila ni Rhys nitong nakaraang buwan, at naging benefactor nila ito, kaya ayaw nilang mapahamak siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa hari. Bumalik si Yuliminas kasama ang isang hukbo ng mga dragon, at ang mga batang babae ay natakot, kaya hiniling niya sa kanila na sumuko, ngunit si Fio ay namangha nang makakita ng mga dragon sa unang pagkakataon. Kaya't naiinis siya, inutusan ang mga dragon na umatake,
Ngunit si Fio ay nagsagawa ng celestial spell na tinatawag na Divine Hammer, na nag-aalis ng ilang dragon sa isang iglap. Iniisip niya na imposible ito, at tumakas kasama ang natitirang mga dragon. Iniisip ni Blossom na hindi kapani-paniwala si Fio, at nagsisisi na hindi niya sinamantala ang pagkakataong atakehin ng dragon, dahil maaari niyang makuha ang titulong Dragon Slayer. Ngunit sinabihan siya ni Fio na subukan, pinayuhan siyang ihagis ang kanyang sandata sa kanila, kaya sinunod niya ang kanyang tagubilin, at ginamit niya ang kanyang magic sa pagpapahusay upang palakasin ito, na pumatay ng dragon sa isang hit. Tumataas ang level niya, at hindi siya makapaniwala na nakuha niya ang titulong Dragon Slayer. Gusto rin ng ibang mga babae ang titulo, ngunit ipinaliwanag ni Fio na tumakas na ang mga dragon, kaya napagtanto nilang huli na ang lahat. Samantala, pinagmamasdan ng demonyo ang lahat, at inaasahan niyang makilala si Fio, na sinasabi sa kanyang mga tauhan na oras na para gumawa ng kanilang susunod na hakbang. Si Fio ay lumikha ng isang hadlang sa paligid ng bahay, at ipinahayag niya na ito ay mag-aalerto sa kanila kapag ang isang demonyo ay pumasok sa lugar. Iniisip ni Rice si Yuliminas, sinabing masyadong maluwag si Fio, dahil wala siyang ginawa para parusahan siya pagkatapos niyang salakayin sila. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya sinusubukang maging mabait, at nalaman namin na hindi pa rin niya maalis ang katotohanan na pinatay niya ang kapatid ni Rice. Nakikita namin ang mga batang babae na tumitingin sa mga estatistika ni Blossom, at sa tingin nila ang pamagat ng Dragon Slayer ay pakinggan, ngunit lumayo si Bol o Rosa, na nagsasabing kailangan niyang manghuli ng mga mahiwagang hayop para lumakas. So they think she's amazing, kasi she never stopped training, but we see that she's actually crying, because she wanted to have that title. Inihayag niya na ang Dragon Slayer ay isang hinahangad na titulo para sa mga adventurer, at pinapayagan ito ang mga karaniwang tao na maging maharlika. Kaya't nanghihinayang siya na hindi niya sinamantala ang pagkakataon, dahil mapapabuti sana niya ang buhay ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagkuha ng titulo. Isang lagalag ang biglang lumapit sa kanya, sinasabing hinahanap niya si Rice, ngunit nakita siya ni Bol o Rosa na kain na hinala, kaya nagbanta siyang papatayin siya, alam niyang mula siya sa Dark Army. Tinanong niya siya kung bakit niya hinahanap si Rice, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niya itong makita, at nagpasya siyang umalis, ngunit binanggit niya na babalik siya para kausapin siya. Sinabi sa kanya ni Bol o Rosa na kilalanin ang kanyang sarili, kaya isiniwalat niya na ang kanyang pangalan ay Gozel, at sa tingin niya ay kakaiba siya. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan siya ni Fio, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Gozel, ngunit nakilala siya ni Rice, na inihayag na ang kanyang tunay na pangalan ay Gol. Ibinunyag ni Fio na nakita siya ng hadlang, at binanggit nito na siya ang Demon Lord, kaya nabigla si Bol o Rosa, na pagtanto na maaari niya itong patayin kung gugustuhin niya. Kinabukasan, dumating si Gol upang bisitahin si Rice, at ipinakilala ni Fio ang kanyang sarili, habang tinatanggap niya si Gol sa bahay. Magkasama sila ng tsaa, at ipinaliwanag ni Gol na alam niya ang nangyari kay Yuliminas, ngunit hindi makapaniwala si Bol o Rosa na nakaupo siya sa tabi niya. Tinanong siya ni Rice kung gusto niyang mag-higanti, ngunit sinabi niyang hindi siya interesado, at tinanong niya si Fio kung gusto niyang sumali sa Dark Army, ngunit agad siyang tumanggi. Sinabi sa kanya ni Gol na mayroon siyang hindi kapani-pani walang kapangyarihan, nagtataka kung bakit hindi siya nakikipagtulungan sa hari, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya interesadong sumali sa digmaan, at wala siyang ideya kung bakit sila nag-aaway, na nagpapakita na siya ay mula sa ibang mundo. Kaya inihayag ni Gol na ang unang Demon Lord ang nagsimula ng digmaan, dahil gusto niyang sakupin ang mundo, kaya sinubukan siya ng mga tao na pigilan. Ngunit tumagal ang labanan sa loob ng 5 siglo, at si Gol ay hindi interesado sa pamamahala sa mundo, kaya gusto niyang wakasan ito. Ngunit bigla niyang pinalabas ang kanyang aura, na nakikita si Fio bilang isang banta sa mga demonyo, ngunit pinananatili niya ang kanyang kalmado, na nagsasabing hindi siya sasali sa digmaan. Kaya napagtanto ni Gol na siya ay matigas ang ulo, iniisip na ito ang dahilan kung bakit hindi siya makuha ng hari na sumama sa mga tao. Ngunit gusto ni Gol na i-recruit siya sa Dark Army, kaya binanggit niya na babalik siya, at nakita niyang kawili-wili si Bol o Rosa, dahil hindi siya nabigla habang nasa tabi niya ito. Ngunit pagkatapos niyang umalis, tiningnan siya ng mga batang babae, at napagtanto nila na nakahiwalay siya. Nawalan siya ng malay, at pagkatapos niyang magising, nakita niya si Gol sa bahay, at binanggit niya na masarap ang luto ni Rice, ngunit sinabihan niya itong umuwi, dahil hinding-hindi sasali si Fio sa Dark Army. Inaanyayahan niya si Bol o Rosa na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya, at sa palagay niya ay dahil ito ay nahihiya. Sinubukan ni Bol o Rosa na iwasan si Gol, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang makipag-usap sa kanya, kaya tumakas siya, sinabing kailangan niyang magsanay.
Patuloy na binibisita ni Gol ang bahay, at nakita siya ng isang kabalyero, kaya iniulat niya ito sa hari, na nag-aakalang si Fio ay sumali sa Dark Army, kaya siya ay nabalisa, na iniisip na si Fio ay kailangang alisin. Ngunit pinayuhan siya ng prinsesa na muling isaalang-alang, dahil hindi sila sigurado kung si Fio ay nagtatrabaho sa Demon Lord. Kaya iminumungkahi niya na makipag-usap sa kanya, iniisip na dapat nilang pakinggan kung ano ang gusto niya, ngunit iniisip ng hari na siya ay walang muwang, at dumating ang bayani, na nagsasabi na haharapin niya si Fio. Sa kastilyo ng Demon Lord, pinayuhan ni Yuliminus si Gol na tumuon sa kanyang mga tungkulin, ngunit ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang kunin si Fio, at nagpa siya siyang umalis pa rin. Ngunit ibinunyag niya na ang mga demonyo ay hindi nasisiyahan sa kanyang pag-uugali, at nagsisimula silang magtanong sa kanyang mga motibo. Bumalik kami kay Fio, habang iniisip niya ang tungkol sa pagbibenta ng mga gears para kumita, alam niyang kailangan nila ng pera para mabuhay. Tinanong siya ni Riz kung bakit hindi siya sumama sa bayani, alam niyang maaari siyang kumita sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga demonyo, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang makipaglaban sa sinuman dahil alam niyang mapanganib ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang binalaan siya ni Bol Eri na napapalibutan sila, at napagtanto niya na dumating ang bayani kasama ang isang legion ng mga kabalyero. Inakusahan niya si Fio na nagtatrabaho sa Dark Army, at nagbanta siyang papatayin si Fio kapag tumanggi siyang lumaban para sa kaharian. Iniisip ng bayani na walang pagpipilian si Fio kundi sumama sa kanya, iniisip na nakatadhana siyang maging pinakadakilang bayani sa mundo, ngunit ipinaliwanag ni Fio na ayaw niyang lumahok sa digmaan. Kaya nabigla ang bayani, at tinawag niyang traitor si Fio, ngunit ipinagtanggol siya ng mga babae, na sinasabing mabuting tao siya, ngunit iniisip ng bayani na mga traitor din sila, kaya nagbanta siyang arestuhin silang lahat dahil sa pagtataksil. Napagtanto ni Fio na wala siyang pagpipilian kundi ang umalis, at ang mga batang babae ay nais na sumama sa kanya dahil nagsisimula silang magtanong sa lahat ng kanilang natutunan sa kaharian. Sa tingin nila ay kasuklam-suklam ang bayani dahil nagbabanta siyang papatayin ang mga inosenteng tao, at napagtanto nila na hindi masama ang mga demonyo, kaya hindi sila interesadong lumahok sa digmaan. Ginagamit ni Fio ang kanyang teleportation spell, na nagdulot ng isang napakalaking bilog na lumitaw, at ang bayani ay hindi makapaniwala na si Fio ay gumagamit ng magic na hindi niya magagamit. Isang haligi ng liwanag ang nakapaligid sa kanila, habang si Fio ay ipinadala palayo sa kanyang mga kaibigan, at ang mga kabalyero ay hindi makapaniwala na nadala niya ang bahay at mga bukid kasama niya. Ngunit biglang dumating si Gol, na pagtantong wala na ang bahay, at sinisisi niya ang mga tao, sa pag-aakalang naalis nila si Fio, kaya nagalit siya, nagbabantang papatayin ang lahat. Inutusan niya ang Dark Army na salakayin ang kaharian, at si Yuliminus ay nasa sabi. Inutusan ang mga demonyo na maghanda para sa labanan. Lumilitaw ang isang madilim na ulap, ngunit ang bayani ay natatakot, kaya siya ay tumakbo palayo. At ang mga kabalyero ay hindi makapaniwala na iniiwan niya sila. Si Fio at ang kanyang mga kaibigan ay na-teleport sa isang kagubatan, at ipinaliwanag niya na malapit sila sa isang bayan, na minsan niyang binisita upang magbenta ng mga materyales ng dragon. Iniisip ng mga babae na dapat silang maging ligtas doon, at masaya si Balorosa na hindi na nila makikita si Gol. Ngunit si Fio ay humingi ng paumanhin sa kanyang paggulo, kaya sinabi ni Rice sa kanya na huwag sisihin ang kanyang sarili, sinabing sasama siya sa kanya kahit saan siya magpunta, dahil asawa niya ito, at ang mga babae ay sumasang-ayon din na magkatuluyan. Sinimula ng madilim na hukbo ang pagsalakay nito, sinisilaban ang mga nayon, at sinubukan ng mga tao na pigilan sila sa hilagang kuta. Ang isang kabalyero ay nagulat sa hari, na nagsasabi sa kanya na ang madilim na hukbo ay malapit nang makapasok sa kuta, kaya't ang hari ay nagtataka kung bakit ang bayani ay walang ginagawa. Ngunit sinabi sa kanya ng kabalyero na ang bayani ay nagtatago sa timog, kaya inutusan ng hari ang kabalyero na hanapin siya. Iminumungkahi ng mga tagapayo ng hari na tipunin ang lahat ng mga salamangkero upang magsagawa ng purification magic, ngunit nag-aalangan siya, alam na ito ay isang mapanganib na hakbang. Kaya't sinabi nila sa kanya na kailangan niyang kumilos ng mabilis, dahil tapos na ang lahat para sa kanila kapag nakapasok na ang mga demonyo sa kuta. Nakita namin si Gol na nagmamasid sa labanan, habang sinasabi sa kanya ng kanyang tagapaglingkod na si Grendel na dumating na ang oras, kaya nagpasya siyang umatras, alam niyang gagamit ang mga tao ng purification spell. Pinamunuan ng hari ang mga salamangkero, habang nagsisimula silang umawit, at isang haligi ng liwanag ang lumitaw, habang ang isang napakalaking seagull ay sumasakop sa kaharian. Bumalik si Fio mula sa kanyang paglalakbay sa bayan, at sinabi niya sa lahat na tumitingin siya sa mga tindahan,
dahil nagpaplano siyang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng gamit. Nais siyang tulungan ni Blossom sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga gulay, at isinasaalang-alang ni Bel-Eri ang pagpaparami ng mga kabayo, upang mapaupahan niya ang mga ito. Ipinaliwanag ni Blossom na si Bel-Eri ang nag-aalaga noon sa mga kabayo sa kastilyo, kaya nakasanayan na niyang hawakan ang mga ito, at ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para suportahan ang sambahayan. Pakiramdam ni Nabolano at Balrosa ay wala silang silbi, dahil wala silang maisip na kikitain. Ngunit nangako si Rice na aalagaan sila, at sinabihan sila ni Fio na tumulong sa gawaing bahay, na sinasabing maaari silang tumuon sa pagpapalakas sa kanilang libreng oras. Umalik kami sa kastilyo, tulad ng iniulat ng mga tagapayo ng hari na ang madiling na hukbo ay umatras, dahil ang mga salamangkero ay nakapagbigay ng purification spell, na magpoprotekta sa kaharian sa loob ng 3 buwan. Ngunit napagtanto ng prinsesa na sila ay nasa Kaayla hilakbot na anyo, dahil ginugol nila ang lahat ng kanilang mahika upang ibigay ang spell. Alam niya na ang hari ay walang kondisyon para pamunuan ang kaharian, kaya nagpasya siyang pumalit, at sinabi niya sa mga tagapayo na ang bayani ay walang silbi, kaya inalis niya ito sa kanyang posisyon. Ngunit tinanong nila siya kung paano niya pinaplanong harapin ang madilim na hukbo, sa pag-aakalang ang kaharian ay nangangailangan ng isang bayani upang mamuno sa kanila sa tagumpay, at ang mga salamangkero ay hindi makatawag ng isang kapalit, kaya nagpasya siyang bisitahin ang orakulo. Nakita namin na pinalayas ang bayani, habang sinabi sa kanya ng isang kabalyero na ang prinsesa ay nagbigay sa kanya ng mga utos, ngunit siya ay nagalit, na nagsasabing kailangan siya ng kaharian upang protektahan sila mula sa madilim na hukbo. Ngunit hindi siya pinapansin ng kabalyero, at iniwan siya sa labas. Nang gabing iyon, sinabi ni Fio kay Rhys na nagpapasalamat siya sa kanya, dahil tinutulungan niya itong mabuhay, ngunit nakatulog siya, at nalaman niyang hindi ito mabubuhay ng mapayapa kung wala siya. Kinabukasan, sinabihan ng mga babae si Fio na makipag-date kay Rhys, na sinasabing kaya nilang asikasuhin ang lahat habang wala siya, at mukhang nahihiya siya, ngunit nasasabik si Rhys para sa kanilang date. Sabay silang bumisita sa bayan, at tinanong ni Fio si Rhys kung may kailangan siya, dahil may gusto itong bilhin para sa kanya, at sinabing gusto niyang pasalamatan siya sa pananatili sa tabi niya. Nakikita nila ang isang piraso ng alahas, at nagpasya siyang bilhin ito, sa pag-aakalang maganda ito sa kanya. Umuwi sila, at matutulog na si Fio, ngunit niyakap siya ni Rhys, kaya natarante siya. Ngunit napagtanto niyang nagsasalita ito sa kanyang pagtulog. Binibigyan niya siya ng espasyo, ngunit sinusundan siya nito, kaya nahihirapan siyang makatulog. Sa kastilyo, nakita namin na ang bayani ay pumasok sa kaban ng hari, iniisip na maaaring makahanap siya ng isang bagay na makakatulong sa kanya na talunin ang Panginoon ng demonyo. Naiisip niya si Fio, at nagseselos siya, dahil hindi siya kasing lakas niya, pero bigla niyang narinig ang boses ng isang babae, at nag-alok itong bigyan siya ng kapangyarihan kung palayain siya nito. Isang lihim na daanan ang bumukas, at nakita niya ang isang espada, habang sinasabi sa kanya ng boses na kunin ito, na nagsasabing ibibigay niya ang kanyang mga kahilingan bilang kapalit. Tinanggap niya ang alok nito, ngunit bigla siyang nabigla, nang lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Hia, ang Mijin ng primordial na liwanag at kadiliman, at tinanong niya siya kung pinakawalan siya nito mula sa selyo. Kaya kinumpirma niya ito, at nangako siyang ibibigay ang 3 sa kanyang mga kahilingan. Nakita namin ang prinsesa habang nakilala niya ang orakulo na si Ursula, na sinasabi sa kanya na ang kaharian ay nasa panganib, kaya kailangan nilang makahanap ng isang bagay na makapagliligtas sa kanila mula sa madilim na hukbo. Ngunit biglang lumitaw ang mga kakaibang kwelyo sa leeg ng lahat, kaya nagsimula silang magpanik, at inutusan ng prinsesa ang kanyang mga tauhan na pumunta sa kaban ng hari. Nagtataka ang lahat kung bakit sila nakakolor, kaya ipinaliwanag ni Ursula na napili sila bilang mga sakripisyo, na sinasabing pupugutan sila ng Mijin pagkatapos niyang ibigay ang isang kahilingan. Ibinunyag ng prinsesa na minsang tinawag ang Mijin para puksain ang Panginoon ng demonyo, ngunit hindi mabilang na buhay ang kanyang binawian bilang kapalit, kaya nagpasya silang isil siya. Ngunit alam ng prinsesa na may nagsira ng selyo, sa pag-aakalang sila ay mamamatay pagkatapos ibigay ng Mijin ang hiling, kaya't hiniling niya kay Ursula na makahanap ng solusyon. Sinimulan niya ang kanyang pagbabasa, at sinabi niya sa prinsesa na hanapin ang tunay na bayani, sinabi na siya ay ipinatawag na, at mahahanap nila siya sa pamamagitan ng paghahanap sa kanlurang bahagi ng kaharian. Kaya alam nilang si Fio ang tinutukoy niya, at sinabihan ng isang tagapayo ang prinsesa na i-rally ang kanyang mga sundalo upang hanapin ang lugar. Ngunit alam niyang kailangan ng kaharian ang mga sundalo para protektahan sila, kaya nagpasya siyang hanapin siya mismo.
Umisita si Fio sa isang mangangalakal na nag-inspeksyon sa kalasag na dala niya, sa pag-aakalang ito ay kamangha-mangha dahil ginawa ito gamit ang kaliskis ng dragon. Binanggit ng mangangalakal na may nagdala ng karne ng dragon sa bayan, at kinumpirma ni Fio na ginawa niya ito, na sinasabing mayroon siyang akses sa mga produktong may mataas na kalidad. Kaya't pumayag ang mangangalakal na bilhin ang kanyang kalasag, at ipinaliwanag niya na mayroon siyang iba pang mga bagay na ibinebenta, na sinasabing lumipat siya sa bayan. Kaya't naghahanap siya ng mga kasosyo sa negosyo, at inaasahan ng merchant na makatrabaho siya. Pinagmamasdan siya ni Bala Rosa, at humanga siya, dahil marunong itong magnegosyo. Alam ni Rice na dati siyang mangangalakal, sa pag-aakalang isa siyang malaking manlalaro bago siya ipinadala sa kanilang mundo. Inami ni Bala Rosa na gusto niya ito, ngunit binawi niya iyon, dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Rice, kaya hahanap na lang daw siya ng katulad niya. Iniisip ni Rice na si Gol ay isang magaling na manliligaw, sinasabing gusto niya siya, ngunit natatakot pa rin siya sa kanya, dahil alam niyang siya ang demonyong Panginoon. Sumama sa kanila si Fio, sinabing na ibenta niya ang kalasag sa magandang presyo, at pinasalamatan niya si Bala Rosa sa pagsasabi sa kanya tungkol sa tindahan. Nagpa siya silang umuwi, at alam ni Rice na magiging abala si Fio, ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanya tuwing libre siya. Ngunit sa sandaling iyon, binabalaan ng system si Fio na papalapit na si Imogen, at lumitaw si Hia, na nagpapakita na ang nais ng bayani ay alisin si Fio. Kaya't inatake niya siya, habang pinoprotektahan siya ng system ng isang hadlang, ngunit nakaharang si Rice, at nasugatan siya ng malubha. Gumawa si Hia ng maraming pagsabog, ngunit pinoprotektahan siya ng hadlang ni Fio, at napagtanto niya na hindi gagana sa kanya ang average na magic, kaya naghahanda siyang gumawa ng advanced spell. Sinubukan niyang pagalingin si Rice, ngunit sinabi sa kanya ng sistema na ang pinsala ay masyadong malala, kaya hindi gagana sa kanya ang healing magic, at nag-aalala siya, iniisip na maaari siyang mawala sa kanya. Gumagamit si Hia ng malakas na spell, na lumilikha ng napakalaking pagsabog, ngunit hindi pa rin ito makalampas sa hadlang ni Fio. Naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Rice, at nalaman namin na gusto niyang protektahan siya, dahil hindi niya maisip na mabubuhay nang wala siya. Kaya siya ay nagalit, at sinabi niya kay Hion na hinding-hindi niya ito patatawarin, dahil sinasabi sa kanya ng sistema na natutunan niya ang kanyang mga kakayahan. Gumagawa siya ng time reversal spell na nagbibigay daan sa kanya na iligtas si Rice, at iniisip ni Hio kung paano niya ito magagamit, na iniisip na ang mga tao ay dapat na mahina. Ngunit bigla niya itong sinaktan, kaya nagalit ito, na sinasabi sa kanya na nakamit na niya ang tugatog ng Mahika, ngunit binagsak niya ito sa lupa, sinabihan siyang tumahimik. Sinusubukan niyang lumaban, ngunit sinira niya ang kanyang spell, at hindi siya makapaniwala na nangyayari ito, kaya sinuri niya ang kanyang mga estatistika, na pagtantong ang kanyang mga kasanayan ay walang katapusan. Patuloy niyang binubugbog siya, habang napapansin niyang wala siyang pagkakataon, at gumaling si Rice, nagtataka kung bakit hindi siya nasugatan, kaya ipinaliwanag ni Bal Orosa na iniligtas siya ni Fio. Ngunit nagulat siya nang makita niyang sinisira niya si Hia, at sa tingin niya ay kamangha-mangha ito. Alam niyang ginagawa niya ito dahil sa kanya. Ngunit naalala niya na hindi siya mahilig makipag-away, at palagi itong maawain, kaya napagtanto niya na tuluyan na itong nawala. Nagsimulang matakot si Hia para sa kanyang buhay, at humingi siya ng awa, ngunit hindi siya mapapatawad ni Fio sa pananakit niya kay Rice, kaya nagpa siya siyang sakalin siya hanggang mamatay. Pero sinabihan siya ni Rice na huminto na, gusto daw siya nito dahil may mabuting puso ito, kaya ayaw niyang makitang mawala ang kabaitan nito dahil sa kanya. He decided to spare Hia, and he's happy to see na okay na si Rice, kasi akala niya hindi siya aabot. Pinutol namin ang prinsesa, bilang isang grupo ng mga salamangkero na nag-teleport sa kanya sa isang kagubatan, at pinasalamatan niya sila para sa kanilang tulong, alam na ang kanilang mahika ay bumabawi pa rin. Kaya't inutusan niya ang mga kabalyero na alagaan sila, sinabing kailangan niyang hanapin ang tunay na bayani, ngunit biglang nabasag ang kanilang mga kwelyo, kaya't napagtanto niya na nabigo ang medyin na ibigay ang hiling. Samantala, nakita namin ang mga bantay sa kaban ng hari na nag-uutos sa bayani na sumuko, kaya natarante si Suya, na iniisip na sila ay papatayin. Ngunit binanggit ng isang tinig na nabigo ang medyin, at isang madilim na enerhiya ang pumapaligid sa kanya, dahil binanggit nito na gagawa siya ng isang mainam na alay. Napagtanto ng bayani na may mali, at sinabi niya sa kanya na sa wakas ay malaya na siya, na nagsasabing siya ay nabuklod sa loob ng maraming siglo. Gumagamit siya ng spell para magpalit ng damit, kaya nataranta ang bida, dahil alam niyang hindi marunong gumamit ng magic si Suya. Gusto niyang pasalamatan siya sa pagpapalaya sa kanya,
kaya gumamit siya ng isa pang spell, na sinasabing ibibigay niya sa kanya ang kapangyarihang gusto niya, habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mel'Enas. Ang bayani ay nagbagong anyo sa isang napakalaking halimaw, at tinulungan niya itong makatakas, na nagpaplanong parusahan ang maharlikang pamilya dahil sa pagbuklod sa kanya. Ngunit nakakita siya ng teleportation circle, at napagtanto niya na isang miyembro ng royal family ang umalis sa kastilyo, kaya nagpa siya siyang maghanap sa labas. Nagkamalay si Hia, nagtataka kung bakit siya pinagaling ni Fio, kaya ipinaliwanag niya na pinatawad niya ito, dahil nakaligtas si Riz. Tinanong siya ni Bal Rosa kung ano ang dapat nilang gawin sa kanya, sa pag-aakalang siya ay masyadong mapanganib, at naisip niyang ay silmuli siya sa kaban ng hari. Nagtataka siya kung paano niya nalaman na siya ay Celiado, kaya ipinahayag niya na gumamit siya ng spell upang tingnan ang kanyang mga alaala, dahil gusto niyang malaman kung bakit niya sinalakay ang mga ito. Hindi siya makapaniwala na nagagawa niya ito, dahil akala niya ay siya lang ang maaaring gumamit ng spell na yon. Iminumungkahi ni Riz na hayaan siyang sumali sa grupo, sa pag-aakalang ang kanyang mga kapangyarihan ay maaaring magsilbi sa kanila ng maayos, ngunit ipinaalala ni Fio kay Riz na halos patayin siya ni Hia. Ngunit pinatawad niya si Hia, sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging mahina, kaya nagpa siya si Fio na tanggapin si Hia sa grupo, na sinasabi sa kanya na maaari siyang sumali sa kanila kung hindi na niya muling sasaktan ang mga tao. Napagtanto niya na hindi siya katulad ng ibang mga taong nakilala niya, dahil lahat sila ay makasarili, at gusto niya ito, kaya tinanggap niya ito bilang kanyang Panginoon. Inaasahan niyang makita kung ano ang magagawa nito gamit ang kanyang mga kapangyarihan, at naaalala niya ang mga mata nito kapag nagagalit ito, nagtataka kung bakit natutuwa siya kapag naiisip niya yon. Pero nagseselos si Riz, tinatanong siya kung bakit siya namumula. Isinasaalang-alang ni Fio ang paggamit ng time reversal spell, dahil gusto niyang tulungan ang mga taga-Nayon sa pamamagitan ng pag-undo ng pinsala. Ngunit binalaan siya ni Hia na huwag na itong gamitin muli, dahil gumagalaw lang ito ng oras sa loob ng isang partikular na lugar, at posibleng mangyari ang mga hindi inaasahang aksidente kung gagamitin sa buong Nayon. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay hindi sapat na malakas upang gamitin ang spell, ngunit si Fio ay isang exception, dahil ang kanyang mga estatistika ay walang katapusan. Idinagdag niya na kaya niyang gumamit ng Total Acquisition Magic, na nagbibigay daan sa kanya na matutunan ang mga spelling ng taong umatake sa kanya, kaya napagtanto niya na magagamit niya ang Time Reversal Spell, dahil nakuha niya ang kanyang mga kakayahan sa kanilang laban. Ngunit sinabihan siya nito na huwag na itong gamitin muli, kaya nagpa siya siyang gamitin na lang ang Restoration Spell. Pagkaraan ng araw na iyon, umuwi si Fio kasama si Hia, na ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat, na nagsasabi sa kanila na siya ay titira sa kanila. Ipinaliwanag niya na wala siyang lugar na matutuluyan, kaya nagpa siya siyang hayaan siyang sumama sa kanila, at sinabi sa kanya ni Bole Rosa na handa na ang kanyang silid, ngunit nabigla si Boleri, sa pag-aakalang siya ay masyadong mapanganib na tumira sa kanila. Nang gabing iyon, kinausap ni Bole Rosa si Fio, na nagsabi sa kanya na nalilito siya, dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kasing lakas nito, ngunit naguguluhan din siya, dahil hindi niya alam kung sino ang dapat niyang kalabanan. Ipinaliwanag niya na lahat ng natutunan niya sa kaharian ay kasinungalingan, at pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya na matuklasan ang katotohanan. Sinamahan ni Fio si Riz sa silid, ngunit mukhang nanlulungo siya, at tinanong niya ito kung babalik ba siya sa kanyang mundo, sa pag-aakalang pinaplano niyang gumamit ng Medjine Magic para iwan siya. Ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang pupuntahan, dahil gusto niya itong makasama, humihiling sa kanya na maging kanyang tunay na asawa. Sinabi niya sa kanya na hindi niya maisip na mabuhay nang wala siya, at inamin niya na mayroon din itong nararamdaman para sa kanya. Nagsimula silang magayos, ngunit nakita nila si Hia sa silid, at ibinunyag niya na pinagmamasdan niya sila sa buong oras, na sinasabing tungkulin niyang alagaan ang kanyang amo. Kaya nagalit si Fio, sinabihan siyang huwag mag-espiya sa kanyang pribadong buhay, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi na kailangang itago ang anuman, dahil ang pagsasama ay isang natural na pag-uugali. Nagalit si Riz, at nagsimula siyang makipagtalo sa kanya, habang nakikinig ang mga babae sa kanila, napagtanto na nag-aaway sila. Nag-aalok si Hia na gawing invisible ang sarili habang pinapanood niya sila, ngunit tumanggi sila, na iniisip na mas malala pa yon. Nakita namin ang prinsesa sa bayan, habang tinanong niya ang isang mangangalakal kung kilala niya si Fio, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kilala, kaya umalis siya sa tindahan, iniisip kung saan niya ito mahahanap. Nakita namin ang grupo ni Fio na nag-e-enjoy sa pagkain, dahil inihayag ni Riz na si Hia ang naghanda nito. Nag-aalok siya na linisin ang bahay para sa lahat, ngunit napagtanto ng mga batang babae na ginagawa niya ang lahat,
iniisip na wala silang silbi. Kinabukasan, nakita namin si Blossom na nagtatrabaho sa isang bukid, dahil gusto niyang gawin ang kanyang bahagi para sa sambahayan. Nag-transform si Sage sa kanyang hubad na anyo, at tinulungan niya si Blossom sa kanyang gawain, habang nagtatrabaho si Bel-Eri sa quadra, na nagpapakita na gusto niyang magtrabaho bilang isang kutsero, ngunit natigil siya sa pag-aalaga sa mga kabayo. Nalaman namin na si Bol-Ano ay mula sa isang pamilya ng Royal Magi, at tinuturuan siya ni Fio kung paano gumamit ng mga pangunahing spelling, kaya gusto niyang gamitin ang kanyang magic para matulungan ang lahat. Narinig niyang sumisigaw si Blossom, kaya nagmamadali siyang lumabas, na pagtanto na isang mahiwagang hayop ang sumisira sa bukid. Sinisingil siya nito, kaya gumamit siya ng harang upang ipagtanggol ang sarili. Nang dumating si Balrosa, iniisip ang tungkol sa pagpatay sa hayop. Ibinunyag niya na dinala niya ito roon, ngunit bigla itong nagngangali, kaya sinakyan ito ni Bel-Eri, at nagawang kakalmayan ito. Ang lahat ay humanga, dahil nagawa niyang paamuhin ito, ngunit iniisip niya ang tungkol sa lupa sa kanilang paligid, at isinasaalang-alang niya itong bilhin para sa sambahayan. Nakita namin si Fio na naglalakad sa paligid ng bayan kasama si Reese, at ibinebenta niya ang kanyang mga produkto sa kanyang kasosyo sa negosyo, na nagmumungkahi ng paglalagay ng mga gemstones sa isa sa kanyang mga paninda. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na ang mga gemstones ay kitawa-tawa na mahal, dahil mahirap hanapin ang mga ito, ngunit napagtanto ni Reese na isang anino ang tumatakip sa bayan, at dumating ang bayani kasama si Melines. Kaya ang mga taga-Nayon ay nataranta, natatakot sa kanilang buhay, dahil napagtanto ni Fio na ang lahat ay nasa panganib. Ang bayani ay nag-aalsa, at nakita ni Melines ang prinsesa, gamit ang isang spell para tanggihan ang kanyang mga bantay. Nilapitan ni Hiya si Fio, sinabihan siyang nakaramdam siya ng masamang presensya, at ipinaliwanag niya na ang halimaw ay isang tao, ngunit siya ay kinokontrol ni Melines. Nalaman namin na si Melines ang dating pinakamalakas na salamangkero sa kaharian, ngunit nagsimula siyang gumamit ng ipinagbabawal na salamangka, kaya kinailangan siyang alisin ng dating bayani. Ngunit nanatili ang kanyang kamalayan sa kaharian, kaya kinailangan nilang itatak siya sa pedestal ng espada kung saan natatakan si Hiya. Alam niya na nabuhay muli si Melines pagkatapos niyang palayain, dahil ginamit ng mga tao ang kanyang kapangyarihan upang mapanatili si Melines sa tseke. Humingi siya ng pahintulot na alisin siya, at pinayagan ito ni Fio, ngunit sinabi niya sa kanya na unahin ang pagliligtas sa buhay ng mga taga-Nayon. Papatayin na ni Melines ang prinsesa, ngunit biglang may sumabog nang dumating si Hiya, at sinabihan siya ni Melines na huwag makialam. Pero ipinaliwanag ni Hiya na gusto niya itong tanggalin, dahil iniistorbo niya ang kanyang amo, kaya inatake niya ng spell si Hiya. Ngunit hindi ito gumagana, habang ipinapaliwanag niya na ang magic ay hindi maaaring makapinsala sa kanya. Kaya sinunggaban siya ng bayani, habang gumagamit si Melines ng mahika ng apoy, ngunit nagawa pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Kaya't si Melines ay gumagamit ng isang ipinagbabawal na spell, na nagpapalakas sa bayani, na nagiging sanhi ng kanyang pagiging napakalaking. Napagtanto ng prinsesa na maaari niyang sirain ang bayan, at ang lupa ay umuuga habang siya ay gumagalaw, ngunit siya ay biglang lumiit habang ang mahika ay nawala. Dumating si Fio, ipinahayag na siya ang may kagagawan nito, at nakiusap si Hiya sa kanya na hayaan siyang tapusin ang laban. Hindi makapaniwala si Melines na nagawa niyang iwaksi ang kanyang mahika, at gumamit si Hiya ng spell para maalis siya, matrap ang kanyang kaluluwa sa isang pellet, at ibalik si Suya at ang bayani sa kanilang orihinal na anyo. Kinakain niya ang pellet, habang iniisip ni Fio kung magiging okay siya, kaya ipinaliwanag niya na tinatakan niya si Melines sa kanyang psychic realm, na sinasabing pananatilihin niya ang kanyang disiplina. Napagtanto nila na ang halimaw ang bayani, sa pag-aakalang nagdudulot siya ng gulo para sa lahat, kaya nagpa siya silang pangunahan siya sa mga kabalyero. Binati ng prinsesa si Fio, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Elizabeth, at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kaharian. Alam niyang hindi nila ito tinatrato ng maayos, kaya humingi siya ng paumanhin sa kanilang mga ginawa. Ibinunyag niya na pinaalis niya ang bayani, dahil wala siyang silbi, at nagpunta siya sa bayan upang hanapin si Fio. Inanyayahan siyang maging tunay na bayani ng kaharian, ngunit tumanggi ito, na nagsasabing ayaw niyang lumaban para sa mga tao, dahil gusto lang niyang tamasahin ang isang mapayapang buhay na may mga pulso. Bumalik sila sa kanilang tahanan, at tinanggap siya ni Valeri, na nagsasabing gusto niyang palawakin ang lupaing iyon, dahil plano niyang magparami ng mga mahiwagang hayop. Ipinaliwanag ni Blossom na ang mga lupain ay maaari ding gamitin sa pagtatanim ng mga gulay, na may hahatid ni Valeri gamit ang kanyang mga hayop, ngunit sa palagay ni Riz na ang mga hayop ay hindi kailanman susunod sa mga tao,
kaya iminumungkahi niya na gumamit ng mga normal na kabayo sa halip, ngunit ipinaliwanag ni Valeri na ang mga kabayo ay mahal, sinabing posible upang paamuin ang mga mahiwagang hayop. Sa palagay ni Fio, ito ay isang magandang ideya, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga lupain ay nagkakahalaga ng isang kapalaran, at ang mga batang babae ay hindi kayang bayaran ito, kaya nag-aalok siya na bilhin ito para sa kanila, na nagsasabing maaari nilang bayaran siya sa pamamagitan ng pamamahala sa lupa, at pagbibigay sa kanya ng isang bahagi, ng kanilang mga kita, at sa tingin nila ito ay isang magandang ideya. Ang mga batang babae ay nagsimulang mag-araro ng lupa, dahil si Fio ay nagmumungkahi ng pagtatanim ng mga gulay na mahirap hanapin sa lugar. Ipinaliwanag niya na maaari niyang gamitin ang kanyang magic para tulungan sila, ngunit tumanggi si Blossom, na nagsasabing ayaw niyang umasa sa kanya. Binanggit ni Gia na maaari siyang gumamit ng spell upang tulungan sila, ngunit ipinaliwanag ni Blossom na ang mga gulay ay masarap lamang kung natural na lumaki, kaya gusto niyang alagaan ang mga ito ng walang magic. Ngunit gustong makita ni Bella na ang mahika ni Gia, na nagpapakita na nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang instructor sa isang magic academy, at pinasalamatan niya si Fio sa pagtuturo sa kanya ng mga pangunahing kaalaman. Ibinunyag niya na nag-aaral pa rin siya ng mga bagong spell, at napagtanto niya na magagamit ang magic para gawing mas madali ang buhay, kaya nakiusap siya kay Blossom na hayaan si Gia na gamitin ang kanyang spell. Iminumungkahi ni Fio ang paggamit ng magic sa isang maliit na bahagi ng film, para malaman nila kung nakakaapekto ito sa lasa ng mga gulay, at sumang-ayon dito si Blossom. Kaya't si Gia ay gumagamit ng mahika upang tulungan ang mga halaman na lumago, dahil binanggit ni Fio na gusto niyang buksan ang kanyang tindahan sa hinaharap, at nangako si Riz na susuportahan siya, sinabing tatawagan niya ang kanyang mga kaibigan upang bumili ng kanyang mga paninda. Ibinunyag niya na nakahanap siya ng gemstone at ginamit ito sa paggawa ng singsing, na nagsasabing gusto niyang ituring niya ito bilang singsing sa kasal, at ito ang nagpapasaya sa kanya. Nakita namin ang bayani sa isang piitan, nagtataka kung paano siya napunta doon, at iniisip ni Suya na sila ay papatayin. Pero ayaw niyang mamatay doon, kaya handa siyang gawin ang lahat para makatakas. Nakita namin si Bolle Rosa na nakasuot ng itim na damit, habang binabati siya ni Uli Minas sa kanyang kasal. Nilapitan siya ni Gal, sinabi sa kanya na magiging asawa niya siya, at nangako ang mga demonyo na sakupin ang mundo bilang regalo sa kasal. Sinabi niya sa kanila na huwag gawin ito, ngunit sinabi sa kanya ni Gal na mahal niya siya, at hahalikan na niya ito, ngunit nagising siya mula sa kanyang panaginip, nagtataka kung bakit patuloy niya itong naaalala. Kinabukasan, napansin ni Riz na mukhang masama ang pakiramdam ni Bolle Rosa, kaya ipinaliwanag niya na nagkaroon siya ng bangungot, ngunit iniisip ni Riz na siya ay umiibig, at mariin niyang itinatanggi ito. Ngunit naririnig ito ng mga batang babae, na iniisip na mahal niya si Gal, habang binabanggit nila na palagi itong binibisita sa kanila, dahil gusto niya itong makita. Ipinaliwanag niya na gusto niya itong patayin, dahil binyantaan niya ito noong una silang nagkita, ngunit sa tingin nila ay gusto niya siya, na sinasabing maaaring makatawid siya sa hadlang sa lahi tulad ni na Fio at Riz. Tinanong nila si Riz tungkol kay Fio, tinanong kung ano ang gusto niya tungkol sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na ito ay ang kanyang walang muwang na personalidad, na nagsasabing komportable siya kapag nasa paligid siya. Naririnig niya ang lahat, kaya napahiya siya, ngunit bigla silang nakarinig ng alarma, habang ipinapalam sa kanya ng sistema na may pumasok na demonyo sa bayan. Kaya sa tingin nila ay nasa panganib ang mga taga-Nayon, at nagpasya silang tumingin sa paligid. Nakita namin si Elizabeth kasama ang kanyang mga tagapayo, na nagsabi sa kanya na si Fio ay nagbigay sa kanila ng mga gintong barya na inisyo ng kastilyo. Alam niya na ang mga barya ay hindi pa naipamahagi sa publiko, at ipinaalala sa kanya ng isang tagapayo na binigyan nila si Ben Azo ng mga gintong barya, sa pag-aakalang maaari niyang ipakilala ang kanyang sarili bilang Fio. Kaya napagtanto niya kung bakit ayaw nitong ipaglaban ang kaharian, sa pag-aakalang kailangan nilang bumawi sa kanya. Ngunit isang kabalyero ang biglang nagulat sa kanya, na nagsasabi sa kanya na ang bayani ay nakatakas kasama si Suya, kaya sinabi niya sa kanyang mga tauhan na hanapin sila. Nagsimula silang maghanap sa paligid ng kakahuyan, kung saan nakita namin ang bayani na nagtatago sa likod ng isang palumpong, na sinisisi si Hiya sa pagpapamukha sa kanya na isang kriminal. Sinabi sa kanya ni Suya na mangatakas sila, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya nagnakaw ng kahit ano, kaya ipinaalala niya sa kanya na kumuha siya ng isang napakalalim na bag habang siya ay nasa kabangyaman. Ngunit ipinaliwanag niya na karapat-dapat siya, iniisip na ito ang kanyang gantimpala para sa pagganap ng kanyang mga tungkulin bilang bayani. Tiningnan niya kung ano ang nasa loob nito, ngunit napagtanto niyang wala itong ginto, at nakita niya ang isang treasure chest,
kaya binuksan niya ito, sa pag-aakalang naglalaman ito ng mamahaling bagay. Ngunit nakakita sila ng mahiwagang pala, at naririnig sila ng mga kabalyero, kaya't naghanap sila sa likod ng palumpong, ngunit wala silang makita, iniisip na nag-i-imagine lang sila ng mga bagay-bagay. Nalaman namin na ang bayani ay nakapaghukay ng butas sa isang iglap, sa pag-aakalang kapakipakinabang ang pala, ngunit nagtataka siya kung paano sila makakabalik sa ibabaw. Sa kastilyo ng Demon Lord, nakita namin si Gold kasama si Yuliminos, na nagpapaliwanag na hindi nila mahanap ang grupo ni Fio, kaya naniniwala siyang umalis na sila sa kaharian. Ngunit ipinaliwanag niya na imposible ito, dahil maaari lamang mag-teleport si Fio sa mga lugar na napuntahan na niya, na sinasabing hindi pa siya umalis sa kaharian pagkatapos siyang ipatawag. Iniisip ni Yuliminos na dapat unahin ni Gol ang pagsalakay, na nagsasabing maaari nilang ibagsak ang kastilyo, ngunit sinabi niya sa kanya na maaaring gumamit si Fio ng magic sa paglilinis, kaya sa palagay niya ay kailangan nilang hanapin siya. Ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang sugpuin ang mga demonyong nagdududa kay Gol, at pinasalamatan niya ito sa pagiging tapat sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang isakripisyo ang kanyang mga tao para masigurado ang tagumpay. Nakita namin ang isang demonyo na pinangalan ng Fufen na nanunood sa kanila, at iniulat niya ito sa kapatid ni Gol na si Yurigar, na nagalit, dahil sinusubukan ni Gol na kumuha ng isang tao sa hukbo ng demonyo. Sa tingin niya, tungkulin ng Demon Lord na durugan ang mga tao, nagtataka kung bakit sinusubukan ni Gol na kaibiganin ang isa sa kanila. Kaya plano niyang nakawin ang trono mula sa kanyang kapatid, na sinasabing sisirain niya ang kaharian pagkatapos niyang sakupin. Bumalik kami sa bayan, habang nagtataka si Fio kung bakit walang nangyayari, dahil alam niyang may demonyong nakapasok sa bayan. Nakita niya ang isang babae na nagsasara ng kanyang tindahan, na nagsasabing hindi maganda ang takbo ng kanyang negosyo, dahil sinira ng mga demonyo ang mga ruta ng kalakalan para sa kanyang mga produkto. Napagtanto ni Riz na ang digmaan ay nakakaapekto sa mga taga-Nayon, at malapit na silang mananghalian ng magkasama, ngunit nilapitan sila ni Balarosa, sinabing gusto niya silang gamutin. Nagtataka si Riz kung bakit niya ito ginagawa, kaya ipinaliwanag niya na tumaas ang kanyang rango ng adventurer, na nagpapasalamat sa kanila sa pagtulong sa kanya na umunlad. Ngunit nilapitan sila ni Hia, na nagsasabing may paparating na demonyong may hindi kapani-pani walang mahika, kaya naghahanda siyang lumaban. Ngunit sinabihan siya ni Riz na huminto, at nakita nilang papalapit si Gol, na pagtantong siya ang nag-trigger ng alarma. Nagpa siya silang kumain kasama niya, habang sinasabi niya kay Balarosa na masaya siyang makita siyang muli. Ngunit nabigla siya, na pagtanto na ang kanyang panaginip ay isang premonition. Ipinaliwanag ni Gol na gusto niya ang pagkain ng tao, dahil mas masarap ito kaysa sa ginawa ng mga demonyo, at ibinunyag niya na nagpunta siya roon upang mangalap ng intel, na nagsasabing gusto niyang sumama sa kanya si Fio. Ngunit nabalisa si Balarosa, na iniisip na sinusubukan niyang sirain ang kanilang buhay, at ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay isang banta sa mga tao. Ipinaliwanag ni Fio na siya ay namumuhay ng mapayapa kasama si Riz, ngunit sinabi sa kanya ni Hia ang tungkol sa isang nakakalaso na sangkap na tinatawag na nakakahamak, na sinasabing lahat ng mga demonyo ay mayroon ito, ngunit hindi lahat sa kanila ay maaaring makontrol ito. Ito ay nakakapinsala sa mga tao, at ang mga hindi makontrol ito ay naglalabas ng maliit na halaga nito saan man sila pumunta, kaya hindi sila maaaring nasa paligid ng mga tao. Ngunit sinabi ni Riz kay Fio na kayang kontrolin ng kanilang mga alagang demonyo ang Malicioso, kaya hindi na siya dapat mag-alala. Idinagdag ni Gol na ang mga demonyo ay likas na marahas, at nagpasya siyang umalis, sinabing magkikita silang muli. Napagtanto ni Fio na ang mga tao at mga demonyo ay hindi maaaring magkasama, at niyakap niya si Riz, sinabing kailangan niya itong hawakan saglit. Bumalik kami kay Sui habang umaakyat siya sa ibabaw, ngunit natigil siya, at nag-ambala ang bayani, kaya natambo siya pabalik. Nakita namin si Fio at ang kanyang mga kaibigan na kumakain ng magkasama, at nagustuhan ito ng lahat, na napagtanto na si Riz ay nagiging mas mahusay sa pagluluto. Ipinaliwanag niya na tinuruan siya ng kanyang guru na si Melino kung paano magluto, at sinabing nakita niya siya noong isang araw. Nakita namin si Riz na bumibisita kay Melino, at pinasalamatan niya ito para sa kanyang tulong, sinabing nakuha niya ang puso ng kanyang asawa salamat sa kanyang paggabay. Binati siya ni Melino, at nagpa siya naturuan siya kung paano magluto ng mga pagkain ng pamilya bilang regalo. Ipinaliwanag ni Riz na tinuruan din siya ni Melino kung paano magluto ng mga pagkain para sa mga bata, at sa tingin ng mga babae ay kapakipakinabang ito, na iniisip na maaari siyang magkaroon ng isang sanggol kasama si Fio. Ngunit may biglang kumatok sa kanilang pintuan, at nakita ni Fio si Elizabeth, kaya sinabi niya rito na hindi siya interesadong maging bayani.
Pero ipinaliwanag niya na nandoon siya para humingi ng tawad, tinawag siyang Bonanza, at hindi siya makapaniwala na nadiskubre niya ang tunay niyang pagkatao. Inaanyayahan niya siya sa bahay, habang binibigyan siya ni Valrosa ng tsaa, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang umalis ang iba, dahil mayroon siyang mahalagang pag-usapan kay Fio. Ngunit tumanggi si Riz na umalis, at ay nag-alayan siya ni Fio, sinabing hindi niya kakausapin si Elizabeth maliban kung mananatili si Riz sa kanya. Kaya't siya ay sumang-ayon dito, at ang iba ay umalis, habang si Elizabeth ay humihingi ng tawad sa ngalan ng kaharian, alam na siya ay ipinatapon sa kagubatan. Ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi magbabago ng anuman, pagtatanong sa kanya kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Kaya ipinakita niya sa kanya ang isang mapa, na nagpapakita ng lokasyon ng kanyang mga tropa, na nagsasabing malapit nang mawala ang purification spell, kaya't ang madilim na hukbo ay magpapatuloy sa kanilang pagsalakay. Ngunit hindi pa nakaka-recover ang mga salamangkero ng kaharian, sinabing hindi mapoprotektahan ng mga kabalyero ang mga sibilyan mula sa mga demonyo, kaya nakiusap siya kay Fio na tulungan sila. Ngunit sinabi sa kanya ni Riz na siya ay pagiging makasarili, na nagpapaalala sa kanya na ayaw niyang madala sa digmaan. Ipinaliwanag ni Elizabeth na malapit nang magising ang hari, at ipapadala niya ang hukbo upang arestuhin si Fio, sa pag-aakalang nakikipagsabuatan siya sa mga demonyo. Ngunit binanggit niya na maaari niyang iligtas siya, na sinasabing maaari niyang parusahan ang hari para sa kahihiyan ng tunay na bayani, upang siya ay mamuno sa kanyang lugar. Ngunit alam niyang pinrotektahan niya ang kaharian noon, kaya kailangan niyang patunayan na kaya niyang pamunuan ang hukbo. Iniisip ni Riz na gusto niyang gamitin si Fio, ngunit alam niyang gusto lang nitong igarantya na hindi siya sasali sa Dark Army. Tinanong niya siya kung bakit ipinakita niya sa kanya ang lokasyon ng kanyang mga tropa, na iniisip na ito ay isang mahalagang piraso ng impormasyon, kaya ipinaliwanag niya na nagtitiwala siya sa kanya, na nagmamakaawa sa kanya na iligtas ang mga sibilyan. Nakikita namin ang mga adventurer na naghahanap ng bayani, dahil siya ay nasa listahan ng mga hinahanap, at nakikita namin siyang nagtatago mula sa kanila, habang sinasabi sa kanya ni Suya na siya ay nagugutom. Kaya binibigyan niya siya ng pagkain, at kinakain niya ito, dahil nagtataka siya kung bakit sinusundan pa rin siya nito. Ngunit sa palagay niya ay cool siya, alam niyang mas madali para sa kanya na tumakas nang wala siya, ngunit inaalagaan pa rin siya nito. Isang gagamba ang lumapit sa kanila, at ito ay bumaril sa kanyang web, pinigilan sila sa isang iglap, nang dumating si Fufen, na nagsasabing gagamitin niya sila bilang mga sakripisyo. Nang gabing iyon, nakita namin si Fio sa kanyang silid, sinabihan si Riz na hindi siya mahilig makipag-away, ngunit ayaw niyang makita ang mga sibilyan na kinakatay. Binanggit niya na gusto niyang maging masaya ang lahat, at nangako itong susuportahan siya, na nagsasabing tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, papalapit ang madilim na hukbo, kaya lumikas ang lahat, ngunit nakakita kami ng isang batang babae sa kakahuyan, at papatayin siya ng isang duwende. Ngunit iniligtas siya ni Riz, at si Fio ay lumikha ng isang hadlang, na nagsasabi sa batang babae na tumakas. Nagtataka si Riz kung bakit niya ito ginagawa ng walang kabayaran, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang isipin ang mga demonyo na tinanggap siya ng mga tao. Nagtataka ang isang demonyo kung bakit niya tinutulungan ang mga tao, at ipinaliwanag ni Fio na sila ang mga tagapagtanggol ng Nayon, na nagsasabing hindi siya magpapakita ng awa kung aatakehin ng mga demonyo ang mga sibilyan. Ipinaliwanag ni Riz na ang hadlang ay hindi mababasag, ngunit biglang lumitaw ang isang cyclop, at binalaan niya si Fio na siya ay mula sa pinakamakapangyarihang tribo sa madilim na hukbo. Iniinsulto niya ang mga lobo, sinabing walang silbi ang kanilang nangungunang aso, at alam ni Riz na pinag-uusapan niya ang kanyang kapatid, kaya nagalit siya at nagpas siyang kunin siya. Ngunit sinabihan siya ni Fio na huwag siyang patayin, at umalis siya sa hadlang habang inaatake siya ng mga cyclop, ngunit kinagat niya siya, at sa tingin niya ay mahina siya, na sinasabing walang epekto ang kanyang mga pag-atake. Ngunit ipinaliwanag niya na nagpipigil siya, dahil sinabihan siya ni Fio na huwag siyang patayin. Tumalon siya sa himpapawid, at gumamit ng kasanayan upang makipagpalitan ng mga lugar sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito sapat upang talunin siya habang inihahagis niya ang kanyang sandata sa kanya. Ngunit muli siyang nakipagpalitan ng pwesto sa kanya, at ang sandata nito ay napunta sa kanyang ulo, habang ginagamit niya ang mga puno upang saksakin siya ng paulit-ulit. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na paalisin siya, kaya sila ay naninangil. Ngunit pinigilan sila ni Fio, at sinabing tapos na ang laban. Pinagaling niya ang mga cyclop, sinabihan siyang tumalikod, ngunit nagtataka siya kung sino si Fio, kaya ipinaliwanag niya na siya ay isang tao lamang na gustong makisama sa mga demonyo. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, sinabihan silang umatras,
kaya nagpasya silang umatras, at sinabi sa kanya ni Riz na nagbunga ang kanilang pagsasanay. Nalaman namin na itinuro niya sa kanya kung paano takutin ang mga demonyo, ngunit iniisip niya kung sapat na ba ito para pigilan sila, alam niyang babalik sila kapag inutusan silang umatake muli, kaya naisip niyang dapat sila ay parusahan ito. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya gustong galitin ng mga demonyo ang mga tao, at lumitaw ang isang grupo ng mga sibilyan na nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa bayan. Ngunit nag-aalala sila kay Riz, kaya sinabi ni Fio sa kanila na siya ang kanyang kapareha, at binanggit niya na inutusan siya ng prinsesa na iligtas ang lahat, kaya sa tingin nila ay kamangha-mangha siya. Bumalik kami kay Elizabeth bilang ulat ng isang kabalyero sa kanya, na sinasabi sa kanya na isang misteryosong adventurer ang nagtataboy sa mga demonyo. Ipinaliwanag ng kabalyero na may kasama siyang lobo, at sinasabi niya sa lahat na ipinadala siya ng prinsesa, kaya lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya. Napagtanto niya na si Fio ang nasa likod nito, napagtanto na marami siyang nagawa para sa kaharian, kaya kailangan niyang bayaran siya. Nakita namin si Gol na pinagmamasdan si Fio, napagtanto na kumikilos si Urigar ng walang utos. Sinabi sa kanya ni Grendel na inagaw ni Urigar ang trono, at nakita namin siya sa kastilyo ng Panginoon ng Demonyo, tinanong si Futhan kung kumpleto na ang mga paghahanda. Kaya ipinaliwanag niya na nahuli nila ang dalawang tao, na sinasabi na maaari silang magamit bilang mga handog para sa ritual. Alam niya na makapangyarihan si Gol, at nakikita natin siyang bumabalik sa kastilyo, ngunit sa tingin niya ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Urigar, dahil ang ritual ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng masamang Diyos. Nakikita namin si Yulmon na nakikipagtalo sa mga piling miyembro ng Dark Army, dahil inaabangan nila ang labanan sa pagitan ng Gol at Urigar. Sa tingin nila ay hindi kayang pamunuan sila ni Gol, dahil naglalayo siya sa kastilyo, kaya iniisip nilang hindi niya sineseryoso ang pagsalakay. Naniniwala ang isa sa kanila na pinangalan ng Slate na si Gol lamang ang karapat-dapat na maging Panginoon ng Demonyo, ngunit kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas dahil ang lahat ay nagsisimula ng magduda sa kanya. Pumunta sila kay Urigar na sinasabi sa kanya na kailangan pa niyang talunin si Gol para maangkin ang trono, ngunit sigurado si Futhan na siya ang mananalo, na sinasabi sa kanila na huwag makialam sa tunggalian. Tinawag siya ni Yulmon na isang taxil at sinubukan niyang salakayin si Urigar, ngunit naputol ang kanyang mga kuko, at madali niya itong natangay. Tatapusin na siya ni Futhan, ngunit biglang dumating si Grell, dinala siya, habang papasok si Gol. Hinahamon siya ni Urigar sa isang tunggalian, ngunit sa palagay niya ay walang kabuluhan ito, kaya ipinaliwanag ni Urigar na iniisip ng kanyang mga alipors na hindi siya karapat-dapat na maging Panginoon ng Demonyo, dahil patuloy siyang nakikipag-hangout sa mga tao, kaya iniisip nila na pinagtaksilan niya sila. Tinanong niya ang mga piling demonyo kung sumasang-ayon sila sa mga pamamaraan ni Urigar, dahil inutusan ni Urigar ang hukbo na salakay ng kaharian ng walang pahintulot niya, ngunit nananatili silang tahimik, kaya pinaandar niya ang kanyang singsing na demonyo, at iniisip ng lahat na lalaban siya para sa trono. Ngunit bigla niyang tinanggal ang kanyang singsing, at ibinigay niya ito kay Urigar, sinabing ayaw na niyang maging Demon Lord, dahil hindi natutuwa sa kanya ang kanyang mga kampan. Ngunit naisip ni Urigar na kinukot siya niya siya, na sinasabi sa kanya na lumaban tulad ng isang tao, kaya pinalayas siya ni Gol, at nahuhulog siya sa bangin. Ipinaliwanag ni Gol na ginawa niya ito para kay Yulmonas, at umalis siya sa kastilyo, habang iniisip ng bayani ang tungkol sa pagtakas kasama si Suya. Pagkaraan ng ilang oras, binisita ni Gol at Yulmonas si Fio, at ipinaliwanag nila ang kanilang sitwasyon. Iniisip kung maaari silang manatili sa kanyang bahay, dahil sira na sila at wala na silang ibang mapupuntahan. Ipinaliwanag niya na kailangan pa niyang makipag-usap sa iba, ngunit sa sandaling iyon, sinamahan sila ni Balrosa, at hindi siya makapaniwalang kasama nila si Gol, kaya natakot siya, habang hinihingi ni Fio ang kanyang opinyon. Ang mga batang babae ay nagtitipon sa silid, habang sinasabi sa kanila ni Gol ang tungkol sa kanyang sitwasyon, na sinasabing hindi na siya ang Panginoon ng Demonyo, at hindi siya maaaring manatili sa teritoryo ng demonyo. Ipinaliwanag niya na si Fio ang tanging kaibigan niya sa kaharian, kaya nagpasya siyang humingi ng tulong sa kanya. Nangako siya na hindi niya sila ilalagay sa panganib, sinasabing hindi siya ang kanilang kaaway, ngunit hindi makapaniwala si Rice na nasira siya, kaya ipinaliwanag ni Yulmonas na ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera sa mga sundalo na tapat sa kanya, dahil umalis din sila sa madilim na hukbo, nang magbitiw siya. Iniisip ni Gol na karapat-dapat sila, ngunit sa tingin ni Yulmonas na siya ay walang muwang, na sinasabi na ito ang dahilan kung bakit tumigil ang mga demonyo sa paniniwala sa kanya. Ngunit ipinaliwanag niya na kinuha niya ang trono mula sa kanyang ama, dahil hindi siya sang-ayon sa kanyang mga pamamaraan,
kaya napilitan siyang magbitiw nang tumigil ang ibang mga demonyo sa pagsuporta sa kanya. Tinanong ni Fio ang mga babae kung maaaring manatili si Gold sa kanila, at sa tingin nila ay ayos lang, ngunit ipinaalala ni Balrosa sa kanila na siya ang dating panginoon ng demonyo. Ngunit sinabi sa kanya ni Rice na wala siyang tirahan, at gusto ni Sage na tanggapin siya nito, kaya pumayag siyang manatili siya. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Gold kasama si Fio, na nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang negosyo, na nagsasabing siya ay gumagawa ng kagamitan para sa mga adventurer. Napagtanto ni Gold na ang isa sa kanyang mga kalasag ay ginawa gamit ang kaliskis ng dragon, at alam niyang pagmamayari ito ng kanyang mga alipors, ngunit hindi niya sinisisi si Fio, alam niyang sila ang umatake sa kanya. Alam ni Gold na enchanted ito ng ilang layer ng magic, kaya ipinaliwanag ni Fio na dahil ito sa kaliskis ng dragon, na sinasabing may kakayahan itong mag-imbak ng mahiwagang kapangyarihan. Napansin ito ni Gold na kawili-wili, ngunit binanggit ni Fio na para lamang ito sa mga adventurer. Habang pinagmamasdan sila ni Yulmonas, nagtataka kung paano magiging napakakaibigan ng kanyang amo sa mga tao. At binanggit niya na hindi siya ganoon kasigla kapag nakikipag-ugnayan sa mga demonyo. Nang gabing iyon, nakita namin ang batang babae na natutulog, ngunit gising pa rin si Balrosa, kaya binigyan siya ni Rice ng tsaa. Alam niyang hindi siya makatulog, at tinanong siya ni Fio kung ano ang bumabagabag sa kanya, alam niyang nahihirapan siyang tanggapin si Gold. Ipinaliwanag niya na masaya siya sa kanilang kasalukuyang pamumuhay, dahil lahat sila ay nag-e-enjoy sa kanilang buhay, at mayroon na silang lahat ng kailangan nila. Binanggit niya na lahat sila ay namumuhay ng magkakasundo, ngunit sa tingin niya ay hindi siya kabilang sa bahay, dahil wala siyang anumang maya-alok, at nahihirapan siyang tumanggap ng mga demonyo. Ibinunyag niya na nakita niya ang pagdurusa ng gabi dahil sa kanila, kaya hindi siya comfortable na makihalubilo sa dating demon lord. Ngunit ipinaliwanag ni Fio na natural para sa mga tao na maput sa mga demonyo, at sa palagay niya ay hindi nagkakaproblema si Gold, at malamang na sinusubaybayan lang niya ang kanilang mga galaw, dahil alam niya na sila ay isang banta sa kapwa tao at mga demonyo. Ngunit walang pakialam si Fio, dahil wala silang dapat itago, at pinayuhan niya si Balrosa na pag-usapan ang kanyang nararamdaman, hindi na raw niya kailangang pilitin ang sarili na makibagay kay Gold. Pinaalalahanan siya ni Rhys na kasama rin siya sa Dark Army, at sinubukan niyang patayin, kaya nagtataka siya kung bakit okay lang sa kanya si Balrosa. Kaya ipinaliwanag ni Balrosa na siya ay palaging kumikilos ng kalokohan, kaya mahirap na makita siya bilang isang banta. Sinabi niya kay Balrosa na hindi siya inutil, ipinaalala sa kanya na tinuruan niya siya kung paano maghurno, at sinubukan nila ang cookies na ginawa ni Rhys dahil napagtanto ni Fio na masarap ang lasa nito. Kinabukasan, nakipag-usap si Balrosa kina Gold at Yulimanas, na nagbabantang sisirain sila kung aatakehin nila ang mga tao, at napagtanto ni Gold na binabantayan niya sila. Sinubukan niyang makipagkamay sa kanya, ngunit tumanggi siya, sinabing wala pa siyang tiwala sa kanila, at sumama siya sa pangangaso kasama si Sage. Samantala, nakita natin na nakatakas ang bida kasama si Suya, at naisipan nilang bumalik sa bayan para maibenta nila ang mga hiyas na ninakaw nila sa kaba ng bayan. Ngunit ipinaalala ni Suya sa bayani na siya ay isang taong hinahanap, kaya ipinaliwanag niya na plano niyang umalis sa kaharian pagkatapos niyang ibenta ang lahat. Nakita namin si Yurigar na nagrereklamo, dahil natatalo ang Dark Army, at ipinaliwanag ni Futhon na nahihirapan silang malampasan ang mga bitag na itinanim ng mga tao. Ngunit nagalit siya, sinabing hindi ito dapat maging problema para sa madilim na hukbo, at iminumungkahi niya na sirain sila gamit ang kanilang mga numero. Ngunit ang mga elite na demonyo ay nag-iisip na siya ay isang tanga, dahil wala siyang diskarte, iniisip na si Gold ay mas mahusay kaysa sa kanya. Ngunit sinabihan sila ni Futhon na huwag mag-alala, dahil may plano siya, at iminumungkahi niya na mag-outing upang mapalakas ang kanilang moral. Sanayon, nanalo si Rice sa isang paglalakbay sa Hot Springs, at sinabi sa kanya ng tindera na maaari niyang isama ang kanyang pamilya. Kaya nagpa siya si Rice na maglakbay kasama ang lahat, ngunit hindi siya masaya, dahil gusto niyang makasama si Feo. Ngunit sinabi niya sa kanya na magsaya, sinabi na dapat nilang gamitin ang pagkakataong ito para makilala si Gold. Tinalakay ng mga batang babae na mayroong 7 hot springs sa lugar, at isa sa mga ito ay sinasabing mapabuti ang pagkamayabong. Kaya nagpa siya si Rice na pumunta doon, dahil gusto niyang magkabibi sila ni Feo. Nakarating sila sa isang inn, at tinanggap sila ng mga attendant sa loob, habang tinanong ni Rice ang isa sa kanila tungkol sa spring na hinahanap niya. Kaya't ipinaliwanag ng attendant na nasa labas ito, at binigyan niya siya ng gabay, at hiling niya sa kanya ang pinakamahusay na kapalaran. Nagpunta ang mga babae sa dressing room, ngunit nakasalubong ni Blossom ang isang kakaibang lalaki, na si Urigar pala.
Ngunit pinatahimik siya ni Futhan at sinabihan si Blossom na magpatuloy. Nagtataka si Urigar kung bakit pinakawalan ni Futhan si Blossom na nakikita siyang isang mas mababang nilalang. Kaya ipinaalala sa kanya ni Futhan na nandoon sila para palakasin ang moral at pinayuhan niya itong magpahinga. Nakikita namin ang mga piling demonyo habang naghahanda silang pumasok sa hot springs at sinabihan sila ni Futhan na magsuot ng kwintas na sinasabing pipigilan nito ang kanilang malisyang. Nakita sila ni Ga at ng iba pa, alam nilang mula sila sa Dark Army, kaya sinabihan sila ni Rice na itago, dahil makikilala sila ng mga demonyo, at natatakot siya na masisira nila ang biyahe. Ang mga batang babae ay pumasok sa kanilang silid, gaya ng iminumungkahi ni Blossom na I enjoy ang kanilang paglalakbay ng lubusan, kaya pinag-uusapan nila kung ano ang susunod na gusto nilang gawin, at inanyayahan ni Rice si Futhan na maligo kasama niya. Gustong sumama ni Hiya sa kanila, ngunit sinabihan niya siyang huwag silang hadlangan, sa pag-aakalang ito na ang pagkakataon niya na magkaroon ng anak sa kanya. Kaya nanatili si Hiya, at pumasok siya sa kanyang panloob na mundo, kung saan nakita niya si Mel Innes, na inihayag na nakuha niya ang kanyang kaluluwa. Ipinahayag niya na gusto niyang magsanay, at pinigilan niya si Mel Innes, sinabing gusto niyang subukan ang ginawa ni Rice kay Theo, ngunit ipinaalala ni Mel Innes sa kanya na pareho silang babae, kaya hindi ito dapat mangyari. Ngunit ibinunyag ni Hiya na maaari niyang baguhin ang kanyang kasarian, at sinabi niya kay Mel Innes na siya ang kanyang uri, ngunit siya ay nagalit, at sinabing hindi ito gagana. Biglang nagising si Hiya, na pagtanto niyang na-kicked out siya sa inner world, dahil hindi siya tanggap ng partner niya, kaya iniisip niya kung paano niya magustuhan si Mel Innes. Nahanap ni Rice at Feo ang hot spring na hinahanap niya, at sinabihan niya itong layawin siya pagkatapos nilang maligo. Theo starts relaxing, and he talks to Rice, telling her that they should plan another trip, dahil hindi pa rin sila nag-honeymoon. Ipinaliwanag niya na siya ay nabigo, dahil gusto niyang maligo kasama niya para magkaroon sila ng anak, ngunit napahiya siya at nagpa siya na bumalik. Samantala, papasok na si Bel-Eri sa isang kwarto, nang tanungin siya ni Hiyo kung bakit siya interesado sa lugar na iyon, dahil ito ay tila tungkol sa pagsasama. Ipinaliwanag ni Hiya na gusto niyang matutunan kung paano tanggapin siya ng kanyang kapareha, at nagpa siya siyang sumama kay Bel-Eri. Nakita namin ang iba pang mga batang babae na nakikipag-hangout, at lahat sila ay nagkakasiyahan, dahil napagtanto ni Blossom na nakatitig si Bolero sa kay Gol, kaya tinanong niya ito kung gusto niya ito. Ngunit ipinaliwanag niya na binabantayan lang siya nito, at sinabi niya sa kanya na mukhang kamanghamangha siya sa kanyang damit, ngunit sinabihan siya ni Yuliminus na itigil ang panliligaw sa kanya. Pinutol namin si Urigar at ang kanyang mga alipores, habang nagrereklamo siya tungkol sa pagkain, iniisip na ito ay kasuklam-suklam. Sinabi niya sa kanila na aliwin siya, kaya nagsimulang sumayaw si Futhan, ngunit sa tingin niya ay boring siya, kaya nagsimulang mag-away ang dalawang demonyo, ngunit ang isa sa kanila ay nahulog ang kanyang kwintas. Nakita namin ang pagdating ng bayani, iniisip na nakatakas sila sa mga demonyo, at ipinakita niya kay Suya ang hiyas na ninakaw niya sa kanilang kabangyaman. Ngunit bigla itong sumisiksik ng Elysium, habang ang mga demonyo ay patuloy na nakikipaglaban, at nakita namin na ang labanan ay naging matindi, at si Futhan ay nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa. Nakilala siya ni Suya, alam niyang siya ang nakahuli sa kanila, at ang hiyas ay biglang sumanig sa bayani, na naging isang napakalaking madilim na nilalang. Tinanong ni Bole Rosa si Yuliminus kung gusto niyang maging demonyong panginoon muli si Gol, at kinumpirma niya ito, sa pag-aakalang siya lang ang may kakayahang pamunuan ang madilim na hukbo. Alam ni Bole Rosa na iniwan niya ang madilim na hukbo para lang sundan siya, at sa tingin niya ay dahil mahal niya ito. Ngunit bigla nilang nakita ang bayani na umaatake sa inn, habang ang lahat ay nataranta, iniisip na sila ay mamamatay. Ngunit ang gusali ay biglang huminto sa pagguho, at nakita namin si Fio na gumagamit ng isang spell upang iligtas sila, habang sinasabi niya kay Rhys na siyasatin kung ano ang nangyayari. Nakikita ito ng iba, alam nilang iniligtas ni Fio ang lahat, at ipinaliwanag ni Gol na ang maitim na nilalang ay puro Elysium, at iniisip ni Yuliminus na si Urigar ang nasa likod nito. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang mag-imbestiga, at napagtanto niya na ang maitim na nilalang ay may hiyas na sumisiksik ng Elysium, na nagpapakitang nagpapalakas ito ng mga demonyo, ngunit ang mga tao ay nagngangalit kung susubukan nilang gamitin ito. Nagpa siya ang mga batang babae na iligtas ang lahat sa inn, na nagsasabing gusto nilang gawin ang kanilang bahagi, dahil ginagamit ni Fio ang kanyang kapangyarihan para sa higit na kabutihan, kaya ayaw nilang lumaban siyang mag-isa. Ngunit sa tingin ni Yuliminus ay mga tanga sila, iniisip na wala silang magagawa, dahil sila ay masyadong mahina. Ngunit nagpa siya si Gol na tulungan sila, tinanong siya kung gusto niyang sumama sa kanya.
Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na hiningi niya ang kanyang opinyon, kaya nataranta siya. Sinabing nabigo siya bilang isang Panginoon ng demonyo, dahil sinusubukan niyang iligtas ang mga tao. Ngunit ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito upang protektahan ang kanilang bakasyon, at nag-teleport siya sa bayani, ngunit nakita siya ng mga demonyo, at agad siyang hinarap ni Yurigoth, hinahamon siyang makipag-away. Ang mga batang babae ay nanunood mula sa ibaba, at nagpasya si Bole Rosa na sabihin kay Fio kung ano ang nangyayari. Kinokontrol ni Yurigar ang Molisium, at ginagamit niya ito upang salakayin ang Gol. Sinimulan niyang kontrolin ang bayani, ngunit nagawa pa rin ipagtanggol ni Gol ang kanyang sarili. Bumalik si Bole Rosa kay Fio, at sinabi niya sa kanya kung paano lumitaw si Yurigar. Ngunit sa palagay niya, dahil si Gol ang nakikitungo dito, hindi niya kailangang mag-alala, at nagpasya siyang tumuon sa pagprotekta sa gusali. Napansin ni Gol kung paano mahirap pakitunguhan ang kakayahan ni Yurigar na kontrolin ang Molisium, at nakita nila ang bayani sa hiyas ng halimaw. Nagpasya si Riz na turuan siya ng leksyon para sa pag-abala sa kanyang biyahe, kaya gumamit siya ng teleportation para makalapit, at sinuntok siya sa mukha. Nabasag ang hiyas, at nahulog si Suya, ngunit nahuli siya ni Gol gamit ang kanyang mahika, naaalala ang kanyang pangako na hindi sasaktan ang sinumang tao. Sinabi ni Gol kay Yurigar na umatras, ngunit tumanggi siya, at itinala kung paano nila likas na gawin ang anumang gusto nila bilang mga demonyo. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban, ngunit madaling naiwasan ni Gol ang kanyang mga pag-atake. Samantala, tinanong ni Yuli Minas ang iba pang mga demonyo kung ano ang kanilang ginagawa doon, ngunit sinabi nilang doon lang sila para sa mainit na bukal, at walang balak na makipag-away. Hinaharangan ni Gol ang mga pag-atake ni Yurigar, at gumamit siya ng reflection magic para gumanti. Ngunit sinabi ni Yurigar na kailangan niyang matamaan upang ipakita ang mga pag-atake, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang buong lakas. Siya ay umaatake ng may higit na lakas, na nagsasabi kay Gol na siya ay hamina dahil sa kanyang pasipismo. Dinurog niya ang kanyang ulo, naghahanda na tapusin siya, ngunit bigla siyang hinawakan ni Gol, at gumamit ng isang pamamaraan na umuubos ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, kaya sinabi sa kanya ni Gol na pansamantala niyang isinara ang kanyang Molisium, na siyang pinagmumula ng kapangyarihan ng isang demonyo. Si Yurigar ay hindi makapaniwala na mayroong ganoong pamamaraan, kaya't itinala ni Gol kung paano niya ito ginawang perpekto upang talunin ang dating Panginoon ng demonyo. Ngunit ito ay orihinal na nilikha ng mga tao, kaya kung sasalakayin nila ang mga tao ng masyadong walang ingat, maaring sila ang mapahamak. Nagpasya ang may-ari ng hot spring na Mama Jitin, kinuha ang kanyang mga anting-anting, at sumama sa kanya ang kanyang mga empleyado. Nagpaputok sila ng mga sinag ng liwanag, at si Yurigar ay nahuli at biglang pinigilan. Nakita namin na ang iba pang mga demonyo ay pinipigilan din, at ang may-ari ay nagpahayag na ang kanilang mga damit ay engkantado kung sakaling may emergency. Sinabi niya sa kanila na nagdulot sila ng sapat na kaguluhan, at pinaalis niya silang lahat. Nakita namin si Riz na patuloy na tinatalo ang bayani, ngunit inaangkin niya na kinukuha lang niya ang Molisium sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, ginagamit ni Fio ang kanyang time magic para i-restore ang gusali, at lahat ay tumulong para maibalik ang lahat sa mabuting kondisyon. Nakita namin ang bayani na itinaboy, kaya ginamit niya ang kanyang pala para makatakas, ngunit napunta sa isang mainit na bukal. Nagpapasalamat ang may-ari sa kanilang lahat para sa kanilang tulong, at natutuwa lang si Fio na okay ang lahat. Bumalik silang lahat sa pag-enjoy sa hot spring, at nakita namin si Fio kasama si Gol. Inamin niya na palagi niyang nakitang kawili-wili si Fio, dahil hindi niya ginagamit ang kanyang napakalaking kapangyarihan para sa kanyang sarili, ngunit para sa kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Iniisip ni Fio na hindi sapat ang umasa sa mahika, kaya nag-iisip si Gol kung paano nila makakamit ang kapayapaan. Hindi sigurado si Fio, ngunit naisip niya na sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kaibigan na maaasahan niya, gagawin niya ang kanyang makakaya sa tulong ng mga ito, kaya nangako si Gol na tutulungan siya bilang isang kaibigan. Ang bawat isa ay naghahapunan ng sama-sama, at si Riz ay nakakakuha ng isang espesyal na ulam na sinabi sa kanya ng attendant na magbibigay sa kanya ng karagdagang enerhiya para sa kanyang gabi. Nasisiyahan si Yuli Minas sa isda, at pinasalamatan ni Bal Rosa si Gol para sa kanyang ginawa upang protektahan sila. Lahat sila ay patuloy na nag-e-enjoy sa kanilang sarili, at sa pagtatapos ng gabi, sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon sina Fio at Riz na mapag-isa. Nagtataka siya kung paano niya nakikita ang mga tao ngayon, kaya binanggit niya na hindi siya sigurado, ngunit sa tingin niya ay hindi na niya kaaway ang mga ito, at talagang nagustuhan niya ang mga ito.
Nagtataka siya kung bakit siya nagtatanong, kaya napapansin niya kung paano niya iniisip na ang labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo ay magiging mas matindi, kaya gusto niyang patuloy na ipagtanggol ang mga bayan at maiwasan ang mga casualty. Humingi siya ng tulong sa kanya, na sinasabi sa kanya na bantayan siya, dahil alam niyang pupunta siya sa tamang landas kung nasa tabi niya ito. Nangangako siyang susundan siya saan man siya magpunta, na nagpapaalala sa kanya na asawa niya ito, at gusto niyang maging ligtas ang mundo para sa kanilang mga anak. Magdamag silang magkasama, at kinabukasan, mukhang maganda ang mood ni Reese. Napagtanto ng mga babae kung ano ang nangyari, at si Hia ay nabigo na hindi siya nakapanood. Bumalik silang lahat, at pagkaraan ng ilang panahon, nakita natin na hinahanap pa rin ang bayani, ngunit nanunumpa siyang babalik siya. Ginagawa ng lahat ang kanilang bahagi para sa bahay, at iniisip ni Fio kung paano siya napunta sa mundo ng mag-isa. Ngunit natutuwa siya na ipinatawag siya doon, dahil marami siyang naging kaibigan, at nakilala niya si Reese.